Hello, good morning po sa inyong lahat. Magandang-magandang umaga po. Welcome to MPHT Review and Training Center. Magandang umaga po, mga kawerpa. Good morning. Naririnig niyo po ba ako? Yes, sir. Opo. Yes, sir. Opo, clear po ba na naririnig niyo ako diyan sa inyong lugar? Okay, salamat. Okay, so salamat no sa inyong oras no, pag-attend no. Pasensya na kayo ha, may konti tayong delay kasi napakarami naming sinasagot sa aming GC, sa Messenger account, no? So, mga estudyante yung pumapasok, yung iba may complain na, no? Kahit libre na, may complain pa rin. So, so kasi daw, bakit daw hindi sila makapasok, no? Hello, hello. Opo. Clear po ba akong nare-receive, ha? Okay. Sagot nga kayo. Clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, kapraso lang po ang aking pagsasalita, no? Because of the, for us, para sa amin, it's an overwhelming response of the student, no? In attending the free webinar, no? So, kung nabasa nyo yung aming pinost sa Facebook, no? Okay, ganun din sa ating palang mga viewers sa Facebook Live, no? So, ilan ba partner ang nakikinig sa Facebook Live natin? Kasi hindi na sila nakapasok sa Zoom natin, so sa Facebook, no? Kaya lang nga, it is our policy to consider only. Kasi, di natin alam, baka segundo lang or minuto lang nag-view yung mga students doon, ano? Unlike sa Zoom, na mo-monitor namin kayo lahat, no? So, C2-8, continuous yung pakikinig ninyo, no? Pag pinutol nyo yan, hindi namin kayo bibigyan ng e-certificate, no? Okay. So, kung nabasa nyo po yung pinost namin, no? Actually, ako nag-post noon kagabi, no? Regarding sa ating pre-webinar, no? So, this is just a first time for us, no? It's ang hirap pala, no? No, ating ginagawa, no? Especially in terms of preparation of the certificate, no? So, nahirapan po kami, no? Halos wala na kaming magawa kundi yung certificate na lang, no? Mahigit sa half day, kailangan pa mag-overtime dahil lang sa certificate, no? Because of this overwhelming response, so hindi namin akalain kasi dati po, kaunti lang po yung mga umaattend sa free webinar namin. To tell you honestly, first time lang po tayong nagkaroon ng ganito kadaming mga attendees, no? Even nung face-to-face namin sa powerhouse, ang capacity namin doon nasa 80-90 lang eh. Pero nung itotal namin, yung nasa Facebook at saka nasa Zoom, kulang 200, no? Hindi kasya sa kwarto yon, ano? Hindi kasya sa room namin sa powerhouse. Pero dito, kasya, no? With this technology, no? So, we decided with my partners, no? So, well, it is still your option, no? Kung disagree kayo, no? Pero tingin ko, hindi naman kayo talo, no? Doon sa aming pinost, no? So, yung certificate po, once a month na lang po kami magbibigay. I-indicate na namin, may attendance checking po tayo every meeting, no? Huwag po kayong mag-alala, no? Titingnan namin yung sa group, Zoom group chat. Sana makinig po ang lahat. Nakikinig ba kayo? Makinig mabuti. Importante po itong sasabihin ko, guys, no? Importante po ito. Okay? Actually, gumagawa kami ng group chat, no? For our announcement only, ang purpose nun, no? So, gagawa tayo ng group chat. So, kulang 200 lang naman kayo. Para lang ma-inform namin kayo everything kesa isa-isa. Kaya nag-decide ako kesa isa-isa ko kayo sagutin. Nahihirapan na rin po ako hanggang alauna ng madaling araw. Pasado. May mga kachat ako. Sa kaya naisip ko na gawa na lang tayo ng GC. No? Kung common lang naman yung mga tanong, iniisa-isa ko pa. No? So, napupuyat po kami dyan. Tapos, sobrang overtime, no? Marami na kaming nalilimutang gawin. So, sana, guys, no? Please bear with us, no? Mag-a-adjust lang po tayo sa sistema ng kaunti. Okay? So, once a month na lang po ang pamimigay namin ng certificate.
Pero sir, bakit umattend ako ng 7 beses? Huwag kang mag-alala, doon sa isang certificate na yon, naka-indicate na lahat ng topic na inattendan mo. Madali lang naman, no? So, mache-check namin yung attendance ninyo. O partner, no, yung pinapagawa ko sa iyo sa Excel, ha? Bali, che-checkan niya lang po kung present kayo, time in, time out, no? See to it, the whole 3 hours, nandiyan dyan po kayo, the whole seminar, no? Okay? Tayo lang naman po ang gumagawa ng ganito, no? So, iayos po natin yung sistema, no? Iayos po natin. Okay? So, kung disagree po kayo dyan, eh, you may leave. Kasi po, tayo po yung ano eh, masyado rin po palang mahirap yung ganitong setup ng pre-webinar, no? Pero, we will do our best, no? For you guys, no? Para maiayos natin ang lahat, no? So, wala naman pong effect, no? Umattend ka ng 7 seminar, 7 webinar, no? Ilan pa ba yung natitira? Halimbawa, 7 pa yung natitira. O 8 pa yung natitirang webinar. 8 pa ba? Oo, 8 pa yata yung natitira. Nakalagay na lahat doon sa isang certificate. Pati yung topics and hours. Pag nag-apply ka naman ng trabaho, importante, no? Baka malito pa sa'yo yung pinag-a-applyan mo kasi ang dami-dami. Tapos yun at yun din yung nasa letterhead, puro powerhouse. E pag-isahin na lang po natin yun. Pero monthly basis po yun. Sa isang buwan, isang certificate. It so happen na nag-isa-isa lang po tayo the first 4 days. No? Okay? So, gagawin na po namin starting today, no? Short circuit calculation na topic hanggang power system engineering for this month of August. Pag-iisahin na lang po namin yan. Pagdating ng September, isa na lang po yan, no? Papasok po kayo sa group chat namin at saka sa Zoom group chat, doon kayo mag-attendance. Che-checkan po namin yung attendance nyo po doon. At siya nga pala, sa pag-fill up nyo ng attendance, okay, yung 5 ninyo na data, name, no, yung contact number nyo, email address, pakidagdag po ninyo yung inyong messenger account. Nahirapan po kami kasi iba yung pangalan doon sa messenger account. Kailangan nyo pa rin isama yung messenger account. Paki-copy-paste nyo muna, ulitin nyo yung pag-a-attendance ninyo. Sa dulo, ilagay po ninyo yung messenger account ninyo para isasama namin kayo din sa group chat. No, may group chat po tayo. Ang purpose lang po ng group chat ay for announcement. No, kung meron po kayo mga personal concerns, no, do not put there your personal concerns, anything. No? Announcements lang po ang nando doon, no? Announcement lang. Okay? Kasi baka mamaya hindi namin masagot yung tanong niyo doon, no? Magdamdam kayo sa amin, no? Kasi natabunan na yung mga tanong-tanong diyan, no? Natatabunan siya. Okay? Announcement lang ang purpose namin doon para ano, kasi ang hirap mag-announce eh, iniisa-isa pa namin. So ang purpose po ng group chat, announcement lang po. Kung may mga personal concerns kayo, PM nyo po kami sa Marina's Powerhouse. No, clear po ba tayo doon, guys? Clear? Maliwanag po ba? Clear? Sagot naman kayo dyan kung naintindihan. Clear. Clear, sir. Okay, sige. O, oh, yan. Yes, sir. Okay, so tiyagain nyo lang ito, no? Yung ating mga webinar, no? Libre naman, no? Kesa magmukmok tayo sa bahay, no? Ngayon, ganito, our webinar is a combination of, gaya na sinabi ko, this is a combination of live lecture and yung mga pre-recorded lecture namin sa Powerhouse, no? Meron kami mga video. Particularly, this topic, no, video tayo. Yung video, para makita nyo rin po how we conduct review sa Powerhouse. Makita nyo yung quality ng pagtuturo namin sa Powerhouse, hindi lang po dito na... At least, nakita nyo na rin yung live lecture kung paano yung estilo sa Powerhouse sa review. Of course, isa sa target namin is mahikayat namin kayo mag-review sa amin. We'll not be hypocrite about that. Of course, we are a review center. Of course, we will help you, no? But secondary, no? We want also to earn, no? Para naman makapagpatuloy tayo sa mga free services natin. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, mahirap man libre na walang panlibre. Di ba? Tama, mali. Di ba?
eh, hindi tayo makakapaglibre kung wala tayong panlibre. So, ganun din po. So, kukunin din po natin ang ating panlibre sa mga interested student na magre-review sa atin, no? Na magbabayad, mag-a-avail ng mga program, no? That's why we are doing this also, no? So, eh, alam mo, yung sasakyan, partner, hindi naman naaandar yan pagka walang gasolina. Kahit anong tulak mo dyan, hindi aandar yan. Kailangan ng gasolina niyan, no? So, we just look that as a gasoline, no? Yung mga mag-enroll sa amin, no? Mairaos lang natin, no? Yung mga interested, no? Actually, kakatapos lang nung aming early bird, pero meron po kaming another early bird, no? I-announce ko na lang po sa inyo later, no? Yung promo po namin, no? Okay? So, may mga nako-confuse pa rin kasi doon sa mga na-i-post natin. Siya nga po pala, yung RESTA, the Electrical Engineering, that is a scholarship program. Binanggit ko na po yan before. Pati yung... Let may name kasi. EE? Ano yun? Sino yun? Paki-unmute. So, RESTA, the Electrical Engineering, yung mga EE topics, pati yung pre-RME review course, no? Sa August 16 yon, sa August 17 naman, yung EE review course na libre, yung rest study. Yung sinasabi ko, ito po yung scholarship program na kailangan nyo magpasa ng letter of intent. Hindi po basta pipilapan lang yung form na may napasaan kasi ako kahapon, partner. So, hindi lang basta pipilapan nyo yung form. Required po, no, noong sponsor ninyo yung letter of intent para ma-approve po kayo. Hindi porket napilapan nyo na yung form, kung sino man kayo, yung napasahan ko kahapon, kailangan nyo po magpasa ng letter of intent, no? For you to be considered as a scholar, no? First part pa lang po yan ng scholarship po natin. Yung second part po, it will be yung mismo sa actual review na po. Hindi pa po ito regular review, ha? We may call this as pre-review program. Pre-review pa lang po itong... yung libre namin, yung sample review namin. Kaya nga tinawag na lang namin sample review, eh. No? Ngayon, may chance pa rin kayong maging scholar. So, yun nga. Pakibasa nyo na lang po yung detalye doon sa advertisement ng pre-sample review. No? Eh, kung marami kayong absent, banggitin ko na rin, sa REE, hanggang 6 na absent ang allowed doon. Sa RME, 2 absent lang. No? Pero kung marami kayong absences, hindi kayo mako-consider na scholar sa susunod na yun talagang regular review na napapasok sa November. No? So, yun po yan. Kung interested kayo magpa-scholar sa amin, wala kayong perang pang-enroll, importante una sa lahat yung letter of intent. Babasahin kasi yan ng inyong sponsor. May mag-i-sponsor po kasi sa inyo. No? Okay? Okay, sige. So, sila po kasi yung magbabayad sa amin, eh, no? Yung mga sponsors po ninyo, no? Okay? So, ganun po. Sige, tayo po yung magpapasimula na. Ito pong short circuit calculations, no? Ay power system 2 natin, no? Magpapasintabi ako sa mga, ano, ngayon pa lang, mag-apologize na ako sa mga kung baka meron tayo mga high school grad o electrician, o kaya undergraduate, hindi sila BSEE. O kaya BSEE naman, to second year pa lang. Kasi itong topic na to, nasa dulong subject na to ng electrical engineering. No? Ngayon pa lang, magsosorry na ako sa inyo kasi mahirap na topic itong short circuit. Pero tingnan natin, sinisikap kong padaliin yung topic. No? Kaya lang talagang siyempre sa kakulangan din kasi maraming prerequisite subject para maintindihan to. No? Kung tutuusin, specially designed ito sa mga fifth year students, at least engineer, pwedeng makinig dyan. No? Kasi marami ng, of course, engineer na eh. Fifth year, marami ng subject yan na natapos. No? Okay? Para dun sa mga fourth year pababa, no? Maaaring mahirapan kayong intindihin ito. No? Kahit ba sabihin natin na mag-ano tayo mag-deliver, sabi naman daw ng iba, no? Naintindihan daw yung aking way of teaching. Kaya lang, siyempre, meron po tayong mga prerequisite subject na hindi na natin madidiscuss lahat yon, no? Kulang ang oras doon. Diretso na po tayo sa short circuit agad. Pero still, try mo rin. Kung naintindihan mo, no, siguro magaling tayong teacher kung naintindihan nyo yung turo ko. Kung hindi naman, I apologize, no? Kasi ano ito, fifth year subject natin ito, eh. Halos last subject na po ito sa power system.
Ang madidiscuss lang po dito sa ating lecture video, isang type lang po ng short circuit, no, ang aming ipapatikim sa inyo, yung three-phase fault. Yung pong line to ground, line to line, double line to ground, magantabay na lang po kayo sa mga susunod na ano announcements namin kung ililibre din namin ito, no? So, puro three-phase fault po muna yung pag-uusapan po natin, no? Pero makinig lang po kayo mabuti, no? Kahit sabi mo, electrician ka, high school grad ka, no? First year ka pala, second year sa EE, no? At least you have the idea, no? Maaring di mo kagad ma-absorb lahat, but definitely, no? Meron kang mapupulot kahit kaunti, no? Kahit hindi ka pa fifth year. Kumbaga, advanced study na nga ito para sa iyo. Okay, clear po ba mga ka-aware pa? Maliwanag ba? Clear, sir. Okay, sige po. Tayo po'y magpapasimula na, no? Tayo po. Kung ano po ay, kung hindi po clear ang sound ng video o maano po sa inyo, wala kayong video o audio, magsabi po kayo sa GC, no? At baka maaari sa connection nyo rin niya. Kung hindi naman karamihan ay nagme-message ng ganon, baka sa data nyo yan, sa... Pag naka-data pala kayo, mag-exit kayo sa mga ano ninyo, close ninyo yung ibang apps ninyo, no? Focus kayo sa Zoom app natin, no? Kasi nakakadagdag daw yun, kaya mas malaki ang babayaran ninyo, sabi nung kaibigan kong ano, IT. So, i-close ninyo, i-close nyo yung ibang apps ninyo. Okay po, are you ready now to listen? So, I don't know, matagal itong ano, 4 na oras yata itong video, baka ikat na lang po namin, no? Sige, at least meron kayong patikim, no? Mahaba po kasi itong video na to. Kuha ito mismo sa actual classroom lecture sa Powerhouse, no? I want you to see the quality of teaching, no? It may not be the best quality, but one of the best, no? Okay. Sige, start na po tayo, partner. Good morning. We'll start power system part 2. Nakita niyo yung pinanood niyo, yung GE, no? Wala sa YouTube yan. Software yan. Nabili ko yan. Mahal siya. Ordinary app. Siyempre, pag hindi ordinary app. So, let's make things easy. Alright? Let's make things simple. Components. So, let's have some discussion. So, bigay to you the theory. No? So, this is the theory. So, this is the theory. So, no need to copy what's on the PowerPoint presentation. So, you already have the copy of that. Okay? So, you just follow that with your handout. Okay? So, let's discuss first the per unit value. So, ano po ba yung per unit value? So, yung per unit value, okay, ako ang designation daw. So, let's make things easy. Alright? Let's make things simple. Okay? So, the per unit value is equal to the actual value over the base value. So, ilagay natin yung VT daw. So, that is your P multiplied by B, that's equal to A. No? So, that is P, B, A. Alright? So, hello, guys. Hello. Sorry, meron akong nakalimutan. Yung mga kaibigan nyo po, baka may bit-bit kayong kaibigan, hindi nakapasok sa Zoom. No? Naririnig ninyo ako dyan? Thumbs up na lang. Okay. So, ano po, sabihin nyo po, araw-araw, starting today, meron na po tayong 1:30 to 4:30 p.m. batch. No? Kung ano po yung ginawa sa umaga, yun din po sa hapon. No? May AM and PM batch na po tayo. Ano po? So, kung hindi, para sila magkaroon ng certificate, kailangan nilang pumasok sa Zoom. No? Pumasok sila sa Zoom ng 1:30 to 4:30. Second batch po yun. No? Kung may mga kakilala kasi kayo, eh, syempre, baka nag-ano na po sila. Nagko-complain na po yung iba, hindi nakapasok sa Zoom sa umaga. Sa hapon po sila pumasok. 1:30 to 4:30. Okay, thank you. Yun lang po. Okay, okay po.
attendance. So let's have some discussion. So giving to you the theory, no? So this is the theory. So this is the theory. So no need to copy what's on the PowerPoint presentation. So you already have a copy of that. Okay? So you just follow that with your handout. Okay? So let's discuss first the per unit value. So ano po ba yung per unit value? So yung per unit value, okay, ako ang designation daw. So let's make things easy. Alright? Let's make things simple. Okay? So the per unit value is equal to the actual value over the base value. So ilagay namin yung VD daw. So that is your P multiplied by B, that's equal to A. No? So that is B, B, A. Alright? So, ganun lang. No? Sabi ng estudyante ko last batch, sabi niya, sir, alam mo, kung tinuro mo yung power system ko, doon ko lang naiintindihan yung short circuit. No? Yung 6 to 7 hours lang na yun, samantala kami isang semester yan, hindi ko naiintindihan yung puro ng picture ko, sabi niya. Mas madali sa amin yung short circuit na yun kesa nung fifth year kami, sabi niya. May pasampay-sampay pa, siyempre. O, yun. No? So, makinigan tayo mabuti, okay? So, ganun na. So, we have the per unit impedance, no? Or the reactance. Siyempre, pag hindi given ang resistance, automatic purely reactance lang siya. At in new base. Okay, so there's another technique, no? Wala kayong makikita ng libro nito class, no? When I preparing a lecture, I'm thinking of the shortest and simple technique so that my student would understand what I'm delivering to them, no? So, this is, no? The Z per unit U, okay? That is equal to the Z given. Then we have the S base over the S given. Then we have the B even over the B base, that is quantity squared. So, tingnan nyo yung simple yung technique, no? Tingnan nyo yung technique, ha? Para madali nyo ma-memorize yung bagong per unit impedance. The Z nyo is equal to given base, given, given base. See? O ulit, ha? The new per unit impedance is given base, given, given base. Given base, given, given base. Para sa exotic waveform, di ba? So, ganyan, sa circuit, no? Okay? Given base, given, given base. So, sabi nyo nga, class, no? Sabi kasi sa education, pag nag-aaral ka, no? Lalo pag formula, no? Dapat babanggitin mo, papasok sa tenga mo, maririnig mo, pasok sa utak, diretso sa puso. Yan ang sinasabi ko, di ba? Para madaling ma-memorize ang formula. Saan dadalhin? Sa utak at sa puso. Okay? This is what's on my heart. No? Pag nasa puso mo yung ginagawa mo, hirap mo makalimutan yun. Tama? Okay. So, sabi nga, given base, given base. Given base. Okay, dali lang, di ba? Given base, given base, given, given base. So, dali lang, di ba? So, we have the S base, that S equal to, okay? We have the B base squared over SB. Yung direction formula niya, KB squared over MBA. That is our X base. KB squared over the MBA. Sabihin nyo, KB squared over MBA. KB squared over MBA. Tandaan yan, ha? Pero dapat pag nag-memorize yung formula, huwag sa jeep, huwag sa LRT, huwag sa post, huwag sabihin natin si Raman na mabait. KB squared, huwag human base, human human base. Kung pala sa kwarto ko, parang aning-aning ko, pagka nasa jeep ka o nasa LRT ka, diba? Siksikan pa naman, diba? So, tapos sa post ka, huwag sabihin, napapraning na kong matabi ko, ha? Diba? So, okay. We have the single base fault. So, this is the formula. We have the SB over the BB over the CB. Okay? Tingnan nyo ha, wala kayong ibang makikita ang lecture na pinaka-simple sa short circuit. I did. I attended a lot of lectures on short circuit. No? I attended in IIEE. I attended to some CPE provider ng training center. They make the short circuit complicated. Pero meron akong isang naatinan. Actually, kasama ko dati si Sir Jake, si Sir Karagatan doon sa training na yun, no? Sir Jimenez. Pansin ko, yun ang pinaka-simple yung short circuit. Eh, na-adapt ko siya, sabi ko, maganda yun ah. Na-adapt ko siya, no? Yung lecturer namin, PEE, top 1 sa associate, top 1 pa sa PEE licensure.
konsultan pa ng Saudi Aramco, konsultan ng DGC Philippines, konsultan pa ng Shell at Caltex, saan ka pa? Diba? Kung padadala ko lang nga dito si Sally Menes, pag-lecturing ko sa iyo, kaya na, ano na siya eh. Mag-80 years old na siya. E nung kinuha akong lecturer sa IIEE, nagpaalam ako kay Sally Menes, sir, pwede ko pang ituro itong PowerPoint mo, yung lecture mo? Diba PowerPoint ko siya, sir? Kasi pinakamadali yung lecture niyo eh, yung approach eh. Sabi niya, no problem, Reggie. Sabi niya, no problem, no. Share it. Yun ang sabi niya. Kaya nung nakita ko yung lecture niya, simplified, short-circuit, tapos, syempre ako, may sarili rin akong research, kinumbay ko na yun. So, ganun ako pag natuturo eh. Kumukuha ko ng knowledge sa outside, hindi po sa sarili lang. No? Sa outside knowledge, no? From the book, from the engineer, na makikala ng magagaling. Tapos, syempre, may sarili ka rin naman research. Diba? So, ganun lang po yan. No? Kasi yung ibang mga professor, napansin mo, they are self-centered yung marami, no? No, I'm the greatest. No? May ganun akong professor mo nga. Siya ko ang pinakamagaling na PhD. Okay, sige. So, the three phase fault. Okay, so, the fault current, tandaan nyo ang fault current, this is the formula for the fault current. No? Yan, so, we have the IB over the CPH. No? Is this correct? So, we have the I fault. No? I fault over the CPH. Or, we have the formula for I fault. No? The I fault per unit, okay, ito, bibigay ko sa inyo yung formula, ha? Pinagunan, that is your B per unit, okay, over the C per unit. No? That is also the formula for the I fault per unit. No? So, pero tama din naman ito. Tama rin yan. Bakit, sir? No? So, pakatandaan natin, pag sinabi natin fault current, no? I fault, no? I fault, okay? So, that is equal to IB. Di ba meron kayong formula dyan? Pakita ko sa inyo, no? SB over BB, tapos ZBH. Okay, ano ba yung SB over BB? Sino ba yan? Siya si IB. So, yung IF natin, that is equal to IB over the ZBH. No? The ZTH is the 10 minutes equivalent impedance. No? Kaya ito po yun. No? Ngayon sa walang problema, ano ba problem? This is the shortest formula for a three-phase fault current. Okay? So we have the SB over square root of 3, BB over ZTH. Okay? So tandaan po natin yan, ha? Okay, so ganito po, bago po siya. So, what are the sources of short-circuit current? No? Sources of short circuit current. Amen. So, ano yung short circuit current? Sources of short circuit current. Okay, so, tatlo yun. Tatlo ang sources ng short circuit current. 1, 2, 3. Una, utility. Let's say, meron ko side, no? Line side, no? Utility. Pangalawa, generators. Okay? So, pangatlo, motors. No? Yung mga motor natin, nagsusupply din yan ng short circuit current. So, ano ibig sabihin, sir? So, let's say, ito yung utility natin, pangmeralto. No? So, let's say, nagsusupply na ng isang industrial plant. Tapos, meron tayo dito, power transformer. Then, it supplies, ano? Through a feeder, through a bus bar. So, let's say this is our bus bar. Let's say there is a motor here. There is a motor. Then, there's another motor. Let's say this is an induction motor. And this is a synchronous motor. And then, let's say you have here your circuit breaker. Then, if there is a feeder here. No? And then, there is a fault here. This is what we call the fault point. No? Fault point. Okay? Fault point. Ayan po yan, ha? Okay. Actually, ang pinakamahirap sa short circuit, no? Di ba ang formula natin, the three-phase fault current is equal to what? SB over square root of 3, BB, ZTH. So, ano pinakamahirap? No? Actually,
madali lang naman itong SP, no? Ina-assume lang yan or inaano lang natin, no? Mag-assign lang tayo ng value. Tapos yung BB natin, ano ba yung BB? Yung BB, kung ano yung fault voltage mo dito, no? Or the, pag sinabing BB, siya yung voltage, no? Voltage at the fault point, no? Fault point. Kung ano yung voltage mo dun sa fault point, no? Okay? Rated, sabihin natin, palagay natin pa rin ang rated voltage, no? Ano yung rated voltage at the fault point, no? So, yung SP natin, no, syempre, siya yung ating base power, no? Ina-assume lang yan, no? Base power. Alam nyo, kahit anong base power, pwede kang mag-assume, no? So, the ZTH is the Thevenin's, no? Thevenin's impedance, no? Impedance, okay? Thevenin's impedance, no? So, what will happen here is, if there's a three-phase fault current here, the utility will supply a short-circuit current, no? Okay? Kasi sa short circuit, it is in here that we will determine the kait rating of the circuit breaker. What do we mean by the kait? Ano po ang ibig sabihin ng kait? Pangana, kumait ka na ba? Ano yan? Ano yan? Kilo, ampere, interrupting capacity, no? Siya pinakamahalagang rating ng circuit breaker, no? Yung ating interrupting capacity, that is the fault capacity of the circuit breaker. So, we have now the induction motor will also supply short circuit current and also our synchronous motor. If there is a generator here, no? The generator will also supply the fault current, okay? But since there's no generator attached, no? Or connected to our bus bar, so, kung sino ang nag-supply ng fault current, no? Iko-consider mo ang kanya impedance, no? So, ganun po yan, ha? So, sa short circuit, we have to draw the reactance or the impedance diagram, no? Siyempre, pag impedance, pag may resistance, di ba, no? Okay. Ang una mong ilalagay, no? This is what we call our infinite bus, no? Maraming tawag dito, mga power system book, eh, no? Ang tawag dito, infinite bus, tapos or may tinatawag na reference bus, no? Kung tinignan mo mga power system book, I have more than 10 power system book. 7 of which is on my bookshelf, no? Hindi kayo nahiram ng libro. Kapag kayo maghiram ng libro, masipag. Halimbawa, meron kayo din ang itihan ng college. Meron kayo mga libro. Marami akong mga libro dyan, mga examiner's book. What do I mean examiner's book? Sa pag-aaral namin ang mga board exam, no? Ito, isa sa reference niyan, no? Yung book. Bakit? Ito yung tanong, okay. Halimbawa, may nagbulong sa akin. Sasabihin sa akin, ito siya ang lumabas sa board. Isesearch ko yung kung saan libro yun. Makikita mo siya doon sa mga libro. Word per word, yung board exam question, illustrative example ng auto doon sa libro niya. Ano kanya yung sabihin? Kasi di ba, mga libro, may example siya, di ba? Bago siya magbigay ng mga problem sets, di ba? May example sarili yung auto, di ba? Ang ginagawa ng mga examiner, we found out na yung mga passport natin, kinukopya nila yung mga illustrative example. Ano ibig sabihin na, sir? Yung mismong example ng auto. Parang hindi ka na nga naman mahihirapan mag-solve. Hindi ka na magsasolve ng problem. Tama naman yun eh. Tanungin nyo kami mga profesor. Karamihan sa profesor. No? Ako, 12 years ako sa ano eh. Sa UEL. Tapos, hanggang ngayon, professor ako sa PLD. Tapos, Adamson. Part-time ako doon. No? So, tanungin nyo mga profesor. Kumukuha lang na exam yan sa mga libro eh. No? Bihira lang yung mga prof na gagawa ng sariling problem. No? Kung may prof ako, gumawa ng sariling problem. You know? Yung sa DC circuit, yung box. Yes sir, kung ganoon din yung prof namin yung araw, hindi. Yung prof ko, pinatuka ka ng isang box. Di ba? Yung is puro resistor. O kung kakalculate mo yung ano, yung tawag ko, equivalent resistance.
Tapos meron pa nga baksya na puro resistance yung bawat corner. O infinite pa yun. Kinatekomix ang sabi, hindi na malalabas sa board. Hindi na malalabas. So nakita niya lang sa isang libro. Tripad kami, manakatuwaan. No? Sabi niya pa, okay class sa open notes, ha? Open notes, ha? Open book, ha? Okay, next meeting class is our exam, okay? Open books, open notes, bring your own faculty. Ano, di ba? Bring your own faculty, di ba? Ganun yung prop namin. Okay, so, eto, di ba? Infinite ba? So, ang una, ikakabit mo, yung reactance ng transformer, no? Kasi may reactance yung transformer natin. Dito. Kasi sa kanya dumadaan yung fault current kasi masupply ng humidity. Tapos yung induction motor reactance, synchronous motor reactance. So, ito yun. So, ito yung reactance ng transformer, di ba? ST. Tapos, ito yung system bus natin, di ba? So, tapos, over. So, ito na ngayon. So, ito yung ating, ano, reactance ng ano mo, induction motor. Sabihin natin, XIM. O, ito naman. Ano naman to? O, X na synchronous motor. O, di ba, ito yung circuit breaker mo. Dito lang nagkaroon ng fault, no? Diyan nagkaroon ng short circuit. Okay? So, kukuhanin mo yung ZTH. Paano mo kukunin yung ZTH yan, no? So, kung sino yung nag-deliver ng fault current, isa, ano, di ba? Ang tawag dito, infinite bus or reference bus ng mga libro. Or meron ako nakita isang power system book, neutral ang tawag niya, no? Yan, sa powerhouse, iba, no? Ang tawag natin dito ay sampayan, no? Ayan, ano ibig sabihin ng sampayan? Sir, hindi ko kakaiba, di ba? Una, Tagalog, di ba? So, bakit sampayan? Isasampay mo kung sino yung nag-contribute sa short circuit. Una, utility. Yung reactor sa utility through your transformer, gagabit mo. Now, isa sa mga problem, ini-indicate nila yung reactors ng utility. Ayan. So, minsan XU yun ang designation doon, mga power system po. So, since nag-contribute ang utility, ilalagay mo siya dyan sa sampayan, lalagay mo ng sipet. Ha? Ayan, yung sipet. Ngayon, nag-contribute yung motor mo, ito yung induction motor. Isasampay mo siya doon sa sampayan. So, ang mangyayari sa kanya, ito na yun. Ayan. So, buburahin ko na to. Kasi sinampay mo na siya, di ba? Ito yung X, no? Induction motor, no? Tapos, nag-contribute din yung synchronous motor sa fault current, di ba? Isasampay mo ulit siya doon. Okay, sampay natin. So, sinampay na natin yung induction. At saka synchronous motor, di ba? So, this is our X synchronous motor, no? Oh, lagyan ng sipit, baka mahulog, di ba? May sipit na ka, nananakaupay, di ba? So, okay, wait, mga sampayan, no? Nanakawan niya, no? May sipit pa. Okay, ngayon, paano mo i-calculate yung ZTH? Sabita na lang, class, ha? The ZTH, okay, that is equal to 1. Parang ano lang to, DC circuit lang, napakadali lang. Anong connection ng utility dito sa transformer? Naka series. Okay, na yung mga naka-series ng dalawa. Tapos, anong connection nitong tatlo na to? They are connected in parallel. Right? Makinig ha? Makinig ha? So, 1 over. So, X. Oops, sandali. Paano yung pagsa-resistor? No? Parehas lang ang prinsipyo niyan. 1 over X induction motor plus 1 over X ng synchronous motor plus 1 over ano? X ng utility plus X ng transformer. So, yun. Pag nakuha mo yung ZTH, so, di makukuha mo na ngayon yung value. Ha? Makukuha mo na ngayon yung value niya. Ha? So, yun lang. Ha? Pag may nakakabit na generator, so, isasampang mo, isasampay din yung reactance ng generator. So, yan ang basic lang short circuit. No? Okay? So, kung na tayo, ha? Sige, sagutan na natin ito. Okay, so we're given a 3-phase 10,000 kVA 11 kV alternator has a sub-transient reactance of 8%. So a 3-phase, no? A 3-phase short circuit occurs at its terminal. So meron daw tayong generator. Ito po yung generator natin, no? So yeah, so may given na, no?
We have 10,000 KBA. Di ba yung 10,000 KBA equals sa 10 MBA? Kaya tayo? Kaya hindi? Kaya. Kaya. So, we have 11 KB. We have 8% ang kanyang reactance. No? Ngayon, nagkaroon doon ng ano? Short circuit, of course, at its terminal. So, ito daw yun. No? Ngayon, siyempre, alam naman natin na reactance yan. So, ano gagawin natin? So, ganito. We have here. Okay? So, isasampay mo yung reactance. Siyempre, ang magsusupply lang ang short circuit kaya, walang ito, ang generator lang, di ba? So, magsusupply siya dito, wala namang iba. So, isasampay mo ngayon yung reactance ng generator. Di ba, mas? Nakuha po ba yan? Ayan, di ba? So, ayan na siya. Ngayon, ito yung pull point mo. Ito na ngayon yung iyong ZTH. Di ba, mas? Ayan, di ba? Yan na yung ating ZTH. Ha? Ngayon, ilan ba yung reactance ng generator mo? Hindi ba 8%? So that is 0.08. Di ba, no? So, wala namang ibang reactance na involved, kundi siya lang. Kaya sa formula natin, no? Sa ating formula, yun, no? Itong formula natin na to, okay? So, yung XG mo, siya na rin yung ating ZTH doon, no? Kaya, gagamitin mo, no? Kaya mo na, ano yung pinakatanong sa problem? Determine the fault current. Sa ganito. Diba? So, ito na yung pinaka-ZTH mo, no? ZTH mo. Okay. So, we have the fault current. O, ganito mo na gagawin namin. Ano ba ang basic formula ng fault current? No? Actual value. Okay? So, actual is equal to the per unit value, I fault per unit, no? Multiply by 1, I base. Tama? Okay. So, sino ba yung I fault natin na per unit? No? Sino ba yung I fault per unit natin? Again, from our formula, our I fault per unit, no? Asan yun? Ito. Susundin ko muna ito, ha? B per unit. Ito muna gagawin ko, ha? B per unit over C per unit. Ano ba B per unit? Pag walang binanggit, automatic 1 yun. Ano ba ang C per unit natin, class? 0.08. Ito rin nga, walang iba. So, actually, di ba J yan? J, kasi wala namang resistance eh. So, that is J, 0.08. No? Ayan. Ano bang angle ni, ano, 0.08? Di ba 90 degree yung pag J? Di ba sa advanced math natin? O, paano sa advanced math? Di ba ang J mo nandito? That is your positive J, di ba? Nasa baba yung ating, ano, negative J. So, positive J is 90 degrees. Ayan. Kaya, pakidibay nyo nga yung 1 divided by 0.08. Sige, sa calculator. Tapos, siyempre, automatic may angle ka na 0 degree. Kaya, 0 minus 90, that is what? 0 minus 90, negative 90 degrees, di ba? 0 minus 90, negative 90. Ilan yung 1 over 0.08 po? 0.5. Nag-calculate ka, parang hindi lang po eh. Cool. Cool. Calculator ka. Ayun, kanina yun. Kaya lang yun. O, ilan po? 0.5. Alam nyo, minsan napansin ko ang antok. Okay, isa, antok na antok ka, pagod ka. Pero alam nyo ba, may antok na ano eh. Para bang may nanunokso sa'yo? Para bang meron sa'yo na papay-pay? Okay. Tulog ka na. At dati sa bulik, sa may tumaksakan. Tama ba eh? Meron ganun. Tingnan mo na. Sige na. Diba?
Minsan lang yan, George. Yeah? Nasa jeep ka, di ba? Tapos, di ba? Nagbabasa ka, nagre-review ka ng power system. May dumaan na naka-micro-mini-mini, no? Di ba? Pambihira, no? Isang dangka lang, George. Wow, panalo, di ba? Minsan lang yan, George. Di ba? May nagugulong. Tama, mali. Karan, wala. Meron. Tignan mo na, George. Ayan. Alam niyo, there are two forces, no? Diba? It is the positive and the negative forces. Okay? So, ilan po ba to? Sige po, gulo. Ayaw mo umuwi ng maaga. O, bilisan niyo magkali. Umaga tayo uwi. Sige. Bilisan niyo na, ha? Kaya mo na medyo fast-paced to kasi naituro ko na to sa books, no? Okay na lahat yan, no? Ayan. Alam nyo, medyo swerte kayo pagka alawang puro. Siyempre, ay puro na nila. Lalo na, bagong mga lectures yan, kas wala kayong makikita niya na lecture namin last batch. This batch yan, bagong lecture yan, kas. Dito lang sa ibang center daw, yung lecture daw nila, pakumbaga sa pagkain, puro init lang. Eh. Pwede yung lecture mo, may nagpuntang professor dito, galing na ito, isang university. Sir, alam ko, nakita ko yung handles ng estudyante ko, kung ano yung nag-review kami nun sa kanila, yun pa rin eh. Kaya dito ko nalang nireferin yung estudyante ko. Sabi nung isang professor. So, ilan yung ID? Well, sir, lecture nila, paulit-ulit lang. Kung kala sa pagkain, eh, pangat. Ano yung pangat? Pangatlong araw, pangapat. Pangat lang, ulit lang eh. Ayan, ano ha? Ano ba ang formula ng base, Karen? SB over square root of 3dB. So, ano ba yung SB natin? Ano ba yung SB natin? Malaki ba kung di yung rating niya, no? Sometimes it is known as your rated Karen, ha? Ano yan, ha? Okay, so that is your 10M. Pakibilis lang sa radio class para maaga tayo matapos. Ayan, tapos 11K. Sige po, ilan po ba ito? Target ko sana dito sa power system, mga between 3 to 3.30, tapos natin yung power system 2. Tapos, bring tayo ng konti, tapos power system 3, no? Target ko hanggang mga between 6 to 7 lang tayo. Kaya po, kung kaya matapos ng 6, kaya naman. Ilan natin. So, ilan po ba ito? 2.89. Okay, okay, so ito po yung formula natin. So yung I call actual value, so this is equal to 12.5 bar angle. So that is negative 90 degrees multiplied by 524.89. What is the value? Give me the value. Ito yung solution sa libro eh. Pinapakita ko sa inyo. No, yung isang Indian book na examiner's book. Pag sinabi kong examiner's book class, kumuha ang examiner doon sa libro na yun. At hindi malayo kumuha ulit siya doon. At ganun talaga ang ginagawa nun. No? Plus yung mga passport na paulit-ulit lumalabas. No? Yung mga passport. Ilan po itong class, please? 6.5. Sige, yung sa atin mismo nakuha. 6.5. 6.0. 6.0. 0.79. Oh, di ba? Mas accurate pa rin sa atin kesa sa libro, di ba? Okay, tawa naman yan. Yung mga nandun doon, yung mga nasa libro lang yan. Paano sa God? Letter B. Huh? Or, there is an alternative solution, no? Okay. By power, how short circuit technique. Okay. So, this is the technique of powerhouse. Nakita nyo, nag-aral tayo sa Kenyans, and dyan tayo napunta. Now, the solution of powerhouse. So, this is now. Using the formula there, SB, what is your SB? So, 10M, square root of 3, then 11KB, then what is it? So, 0.08. Okay, what is the value of this?
actually, 0.08 po, di ba, meron niya positive 90 degrees. Okay? Kung gusto mo may angle. Eh, siyempre, angle naman dito, mangyari 0 lang. Eh, oh. Nasa taas ito, 0, minus 90, negative 90. Sige po, ilan ang value niya? Will it give the same answer? Yes or no? Yes, di ba? Nakita niyo nasa libro, pinakita ko rin sa inyo. Medyo mahaba yan, ano? Sa powerhouse, no? Isang linya lang yan talaga, no? Actually, sa powerhouse, titignan mo lang yung given, pindot lang sa kalyo yan, kahit nasa jeep, di ba? O, ano ibig sabihin? Ginagawa niyo ba yun? No? May tawag si Sir Roy dun eh. Ano yung tawag si Sir Roy? Finger method? Yung ano? O, ano lang, calculator method. So, hindi ko alam yun, Sir Roy. Pati kayo yung ano kay Sir Roy? ICU plus ni Sir Roy? Yung mat? Itingnan mo lang, oh. Uy, S, bigo, 10,000. Bigo sa kanyo, 10,000. Oh. Okay. Tapos, di ba yun, oh, nasa isip mo na yun, nasa puso mo na. Divided by square root of 3. Pa! Minus 11. Times 0.08. Pa! Lalabas yung sagot. Basta alam mo yung formula. Okay ba? Siyempre, sa una, mahirap. Kailangan ng practice. No? Okay? Talagang ganun ang buhay, no? Tiyagaan yan. Kailangan ng sipag at tiyaga. Okay. Next. Number two. The fault MBA. So, there is a fault MBA. So, bago po i-calculate yan, I want you to calculate. Anyway, we already have, right? So, this is 524.89. Anong ibig sabihin na, sir, yung 524? Yun yung rated current. Yun ang kuryente na normal na kuryente. That is, pag sinabing normal, rated full load capacity, pare-pares lang ibig sabihin na. Ulit. Pag sinabing normal, rated capacity, full load, iisa lang ibig sabihin na. Okay? Or rating, or nameplate. Iisa lang ang ibig sabihin na. Ngayon, 524.89. Ito yung kuryente, no? Ito yung kuryente natin kung walang short circuit dito. I-analyze natin, ha? Kung walang short circuit dito, eh nagkaroon ng short circuit. Tatlong linya nagdikit. Three-phase fault, di ba? Nagdikit yung tatlong linya. Ang nangyari from 524 ampere naging ilan? 6,516. No? Nagkaroon siya ng multiplier na 12.5. No? You see, this is your I fault per unit. And I also call this as the short circuit multiplier. Okay? Short circuit. Ano yung sabihin? Not short circuit multiplier. No? Ako wala. Invento ko lang yung term na yan. Ano? Diba ko may libro ganyan. Ang ibig kong sabihin na short circuit multiplier, siya yung multiplier na imumultiply mo sa rated current para makuha mo yung short circuit current. Nakuha ko ba? So siya yun. Ito yun. Sino yun? Siya yung I fault per unit. Ito po yun. Yung 12.5. Okay? So, ibig sabihin, nung walang short circuit, no? 500, no? 24, eh nagkaroon ng short circuit. Pak, nagbigit. Times 12. Times 12. No? So, ganun ang mangyayari. Times 12.5. No? Ngayon, yung na-compute natin 6,560, yan ang basihan sa pagsasize ng ka-grading ng breaker. Kung merong dapat mas mataas ang value dyan, di pwede mas mababa. Bakit, sir? No? Kasi pwede masira ang breaker pag mababang value. Kung may mabibili ka, so let's say, sabihin natin, therefore, use 6.5, no? Kung merong 7 ka-8 na breaker, no? Minimum size yan, minimum. Kasi sabi, pwede akong gumamit ng 8, 9, 10. O, kaya nga, minimum na eh. No? Kung may 10 ka-8 available, I'm sure there is a third 10 ka-8 breaker. Yan ang bibili mo. Do not buy a 5 ka-8 breaker. Do not buy a 5 ka-8 breaker. So, this is 1, 2, 3. So, that is 6.56, right? So, that's why you have to buy the 7 ka-8 circuit breaker. Now, what will happen if fault occurs, no? So, when fault occurs, the contact inside the circuit breaker, it will open. So, once it open, there is an arcing gear. Sa YouTube, makikita nyo, ang lakas ng explosion ng spark, no? Yung arcing. Tama, iba,
is a conductive, the cold current will still flow through it. Yung parking na yun, dadaloy pa rin yung cold current mo. And that parking must be cut. That must be extinguished. By what? By what? By air circuit breaker, by air, by vacuum, by SF6, by oil. What is that? What is SF6? Sulfur hexachloride. Huh? Okay? They are interrupting medium to what? To extinguish the arc. The other book will tell us to quench the arc para buksan niya yung contact ng circuit breaker. Okay? So, pag ginamit mo yung pagkalit na breaker, ang mangyayari, bukukas siya, kaya lang, mahirap mo na siyang maibalik. Di ba nare-reset mo yung breaker? Pag umamit ka ng mas mababang value doon sa calculated mong short circuit current, sira na yung contact ng breaker mo. Hindi mo na siya mababalik. Nakukuha, sira na siya. Kaya dapat bibili ka mas mataas na kahit value ng breaker. Siyempre, mas mataas, mas mahal yung breaker. Nakuha po ba? Nakuha. So, yun ang ibig sabihin ng tight rating. No? Nakabase siya sa three-phase cold current. And that is according to the Philippine Electrical Code. No? That is indicated at the back of the PEC 2009. Ayan. Actually, I have a separate topic on short circuit calculation. So, bakit maganda naman yung lecture natin. No? Para na rin kayo naka-attend sa seminar. Mas maganda pa nga kasi marami tayong example sa lecture. So, doon parang introduction lang yung dinidiscuss ko doon. So, okay. Dinidiscuss ko yung ano ng PEC, yung provision ng PEC on short circuit. No? Yeah, natatamaan naman na natin yun. So, we have our number. Oh, sandali. Napa pala tayo. No? Sige, anyway. For number two, determine the fault MVA. Okay, so the fault MVA SF is equal to, this is the formula, class, this is the formula, SV over the ZEPs. Tandaan natin yung formula, ha? Ano ba yung SV? Okay, in 10M, 10 MVA. Sino ba yung ZEH? 10. Sino yung ZEH? So we have 0.08. Sige po, yun ang SF, ganun lang yan. So for exam, ha, always, tandaan nyo, go back to basic, hindi mo alam, minumultiply lang pala, o dinidivide lang pala, o ina-add lang pala, o sinusubtract, and thus, di ba? Let's go back to elementary, okay? Ilan po ang value? Tama po ba yun? Okay, letter A. O, sige, pilugan nyo na sa inyong handouts. Number 3 to 6. A 3-phase 5 MVA 6.6 kV alternator. So meron daw po tayo dito alternator. Ito yung alternator or yung generator natin. Lagay natin yung rating, ano po? So, we have 5 MVA, 6.6 kV, with a reactance of 8%. No? Okay, to a feeder of series impedance. So, given na, no? The transformer is rated at 3 MVA, 6.6 kV, 33 kV, and has a reactance of 5%. Tanong ko sa inyo, class, after the generator, sino ko sunod? Transformer, transmission line. Dapat, isang sagot pa lang, alam na natin, ha? Okay, so generator to. Isipin mo sa power plant, di ba? Lahat ng power plant may substation doon. Sa substation, nakalagay doon yung power transformer nila. Ano yung malaking transformer, di ba? So, gano'ng kalaki yun, sir? So, halimbawa, eto yung transformer. No? Maliit lang pala, sir? Oo, eto pa. You see? That is a transmission line supply substation. Okay? So, this is now the resistance. Ayun, ano? So, ganun po yan, ha? Sige. Ayun na, 8%, no? To a feeder, no?
of series impedance. So ito siya. So 0.12. That is all. Kakalasin ko lang ha, per kilometer. Ito plus J, 0.48 ohm per kilometer. Okay. So the transformer is rated. So this is 3 MVA, 6.6 kV, 233 kV, and has a reactance of 5%. Determine the per unit reactance of alternator. Okay, that is for number 3. So let S be equal to 5 MVA. So, sino yung 5 MVA? No? So, yung ano, no? Rating ng alternator, no? Sir, parang iba yung rating ng alternator ng SV? Hindi naman. Hindi naman. Halimbawa, sir, gumamit ako ng 3 MVA naman yung sa transformer. Parehas lang ang lalabas ng sagot. Kahit anong SV ang ikabit mo, parehas lang. No? Okay. So, number 3 po tayo. Dito tayo. Sige. Kakasyahin ko dito. Per unit reactance of alternator. So, we have our XG. Okay. So, ginamit ko siya. So, given base. Given base. Diba? So, ano given natin? 0.08, tama? Ano yung formula natin kanina? Binigay ko sa inyo, yung given base, given base. So, ano yun? Given, ano given mo? 0.08. O, given base, so ano yung base natin? 5, di ba? Over, given base, given. O, ano given mo? 5 din. O, anong given base, given. So, ano given voltage mo? 6.6. Ano base voltage mo? 6.6 din. Ayan. Pag walang pinanggit na voltage, automatic ang ratio ng voltage ay equal to 1. Automatic yan. No? Kaya, oh, no need for calculator, right? So, what is now your XG? So, your XG is equal to 1. 0.08. Per unit yun. Automatic ha. Per unit ha. Sayang ang tinta natin. So, we have letter B is the answer. Sige, let's go on to number 4. Determine the per unit reactance of the transformer. Okay. X of the transformer. Given base, given base. So, ano yung given natin? 5%, diba? 0.05. Given base, sino ang base natin na power? 5. Given base, given. Ano given natin? 3. Automatic yung voltage ratio, 1 na yun. Okay? Walang ibang binagit na voltage. So, halimbawa, banggitin. Determine the new per unit reactance of the transformer. Oh, at 6.9 kV. O, halimbawa, ganun ang itanong. Let's say, at 6.9 kV. Ayan. O, sandali, ilan muna to? Kunin muna natin yung at 6.6 kV. Diba? Ito siya, diba? O, halimbawa, ilan to? Sige. Ito muna. Better na lang. Okay, kailangan natin yung value. Apple, 0.08. So, halimbawa, ang itanong at 6.9 kV. Paano mo kukuhanin yung XT natin? So, our XT will be equal to 0.05. So, we have 5 over 3, no? Given base, given. Eh, ano ba yung given voltage ng transformer? 6.6 at 6.9 kV base. Given base, given base. So, okay, given base, given. O, bali, given pala to. Tapos base, 6.9 square. Ako ha? So, ganyan yon. So, sige, ilan tong XT? O, hindi tanong yan ha?
ano lang, additional info lang po. Ilan? Ilan po? 0.076, no? So, iba siya dun sa value, di ba? 0.08, 0.076, okay? So, yan ha? Kasi pag walang binanggit about the voltage, automatic, the ratio is? 1, okay? Ako, ha? Ako, ha? Letter A. Determine the per unit reactance of the feeder. Okay, per unit reactance of the feeder, the length of the feeder is 15 volts. Okay. Kunin muna natin. So, syempre, siya yung CL, ha? Siya yung CL. Kunin nga natin muna yung total na ZL natin. Which is just, hindi, 15 kilometers, no? Okay. So, what? 0.12, no? Plus J, 0.48. Kasi di ba unit ito plus ohm per kilometer? Tama po ba? Cancel yung kilometer, di ba? Sige po, pakikalculate nyo ito. 15 times 0.12 po. 15 times 0.12. Distributive property ng algebra. Ilan po? Oh, pakibilis na. Dito. Ha? 1.8. Sino dito quizzer ng college? Huwag may yan. Tinatanong ko naman, sinong quizzer? Quizzer. Oh, yung pagkakas ng comments. Gibbs, no? Quizzer. Bukod kay Jane, sino pa quizzer ng college kayo? Di ba? Quizzer at school. Sino pa quizzer? Wala na. Okay, sige. Kailangan ko kayong dalawa, ha? Calculator kayo ha, bigay niyo yung values na ako. Alam ko, mga kalibre ng quizzer, di ba, mabibilis siya, no? Ibang taon kaya ako nag-train ng quizzer sa UE. No? Ibang ano ng quizzer. Sige, engineer, pakicalculator. Engineer, bigay sa akin yung value. 1.8. Okay. So, 1.8, di ba? So, ilan ito? Plus J. 7.2. So, yan ay total, ha? Total, ha? Sabihin talong, per unit, ha? So, again, so, sinabi per unit, ano yun? Actual over the base value, di ba? PBA na, yun, ha? O, PBA, di ba? So, kung kukuhanin natin yung per unit, no? CL in per unit, ano ba ang formula natin? CL actual over the C base. Tignan yung mangyayari sa formula, ha? I-generalize ko lang po muna, ha? Wait lang. So, this is our RL, no? Actual plus J, X of L, actual value. What is your ZB? KB squared over the MBA. So, ano ba yung KB squared? So, that is your Rostum squared. BB. Yeah, you know Rostum na din yan? She's now BB. Ganda nga rin. You know her? Diba? Napanood ko pa kayong pelikula nung araw niyan eh. Yung pista, yung macho parang si Rosetto. Diba? Angela, diba? Macho. Napanood ba yung mista? Sina Robin Padilla, mga Padilla yun, diba? Nakakita ko naman si Rosetto Padilla, diba? Gantan ka laki, diba? Ngayon, ha? Ang ganda. Okay, ha? So, ito, SP, diba? O, ganun yan, ha? O, ano ang ating formula? So, RL, no? Plus J. X sub L. Kahit ko na lagay ito, understood na ang iwan, ha? So, mas specific lang yung muna. Eh, ano mangyayari kay SP? Aangat na yun yung SP mo ngayon sa Aníbal Monte. Okay? Then over si BB. Okay? Ayun. So, ito yung formula ngayon ng transmission line. Nakuha. Ayan. Ayan ang formula yun. O, ngayon. Ito ngayon, CL per unit, that is equal to what? So, 1.8 plus 7.2. Okay. Isang figure natin. Ano ang ating SP? 5M. So, 5 na lang yun, di ba? Tapos ano yung KB natin? KB. Oh, sandali lang. KB nino, kaninong voltage? Siyempre, yung voltage ng transmission line. Ano ba voltage sa transmission line? 33 kV.
So 33 square. Nakuha po ba? Nakuha. So that is equal to what? Now, ganito gagawin natin. 1.8. Now, James, kunin mo ito. 1.8 times 5 over 33 square. Di ba? Please verify. No? So, 1.8. Yung isang isang natin. Isa, di ba? Walang value. Ano yan? Di ba? Mahirap dyan. Walang value. So, ilan ito? 0.008. No? Sige, plus J. Yung iba, verify, ha? Pag isa lang ang nagkakalyo, wala akong tiwala. Dinuwanin. Di ba sa ganang days? Maganda mga dalawa, tatlo. Pag nagtali kayo, yun na yan. Di ba, no? Siyempre, aarali ng mga kaklase. Baka magdang ko lang sa days. Yung ko lang ang pagkalyo. O, di ba? So, ito, ito. Sige. Of course, na. Tapos si James ay number one, oh. Si James ang number one sa lahat ng pet, no? Kita natin ako sa pre-board, siya pa rin ang magka-number one. No? On your graduation day, there is a recognition day at Powerhouse. Bibigyan namin ang certificate. Totoo, class. May graduation day kaya, di ba may certificate on your board exam? Nakasun na ba yan? On board exam day. Meron yan. Ilan to? Pupunta kayo dito, magkakain na tayo dyan. Meron ako pahanda dyan, no? Yan, chicha. O, chichibog tayo, ha? So, bago yun, ha? Tatanungin ko muna kayo. Sa board. Ilan? Sa ilan ka? 0.0. Ilan? 0.3. Ayun, di ba? Kitang-kita. Walang iba kundi si letter C. Okay? Very easy. Dali lang, di ba? Nasa puso mo yan, no? Bilis lang po sa tatap, ya. Huwag naman ipagdandalan sa tabi. Okay? Okay, bilis na. Marami tayong pag-aaralan. Last day na nag-ano natin, ha? Uy, baka meron diba sa inyo, may utang pa, ha? Magbayad, ba? Last day na ng ating review course. Bukas, free board, ha? Free board. Pero yung solution ng pre-board, sa Saturday, Sunday na lang namin i-discuss. Okay. Ako sa Sunday, no, yung solution to EE category. No? Ako gumawa nun sa EE. Yan. Kami rin naman gumawa nun. Okay, so next number tayo. Ano po ang kasunod na tanong? Ano yan? Yung number 6. Dali ah. Para naman akong nabitin dito. Number 6. Is that number 6? Ah, okay. Sige. Tama. Tama, tama. Determine the voltage supplied by the generator operating under null condition with the voltage. Ayun mo. Yung sinasabi dito with the voltage of 6.9 kV. Sabi, when a three-phase symmetrical fault occurs at a point 15 kilometers no? Along the pier. Diba yung kabuuan, 15 kilometers? Halimbawa, ito yung fault point mo. And yung fault point mo, di ba? May gusto kong pakita. Huwag mo munang itindihin yung 6.9 kV. Huling muna natin yung fault current dito. Eh di ba, meron, tingnan nyo, para mabilis tayo, ha? Di ba, may reactance ng generator. May reactance
reactance sa transformer, may reactance sa transmission line. Ano ang connection ng tatlo? Naka-series, napaka-simple, no? Simple-simple, walang hiwaga. Okay. So, ito ngayon, di ba? Ayan. Tapos ito, di ba? Nilito yung foam point mo, di ba? Ayan, di ba? Ito na ngayon yung ZTH mo. Mula sa foam point, papuntang sampayan. Okay po ba? Nakuha po ba? Nakuha? So, ito yung ating X-generator, X-transformer, no? Tapos, Z of the line. Okay? Therefore, the Z of the Z-generator is just a sum. What is your XG, guys? Is the value. 0.08. Lalagyan ko ng J, ha? Kasi mayroong resistance, eh. Panggulo yung resistance na yan, eh, ha? Magulo ka, eh, ha? Ano yung XP mo? 0.0833. O, sa transmission line. Ano naman yun? So, 0.008 plus J. O, 0. Tama ba yung ano ko? 0.008 pa? Tama yan, James. Okay. Walang laro ngayon, James. James, yan, di ba? Okay. May favorite, di ba? Bakit paborito? Siyempre, with warriors kami parehas, di ba? UE Atari. Okay, so, sige. Pakicompute, di ba? Pakiplas nyo ang lahat ng J. Dalawang favorite game ko sa PBA. Ginebra at yung images. Ano ba siya? Ano ba tao ngayon sa images? Yung posts. Nangyayata ngayon siya. Ganda ng laban ng championship, di ba? Nakakainis. Si The Beast. Kala niya, ubra siya kay Arwi Santos, di ba? Angelo, parang na yun. Si Angelo, kita niyo naglaro yan, ha? Diba? Tapak, di ba? Lakas niya. Hindi kayo sumama kasi, sa'yo kaya, di ba? Di ba sumama sa inyo? Kumag kay Angelo, sino pa? Sino pa? Wala. Sige, wala kayong kasabolik sa hindi kayo sumama. Yung mga sumama mo, may kasabolik sa totoo class, seryoso. Okay, may textual exam. Okay, yan na. Zero point. 1, 6. Oh, pang-convert into polar form. Ayun, ikakalculate natin ang three-phase fault current, the formula again, square of 3, ROS 2, ZPH. Okay. SB, SB, 5M, square of 3, Rostov ay, ano voltahe doon? Sa fault point na ito, ano voltahe din eh? Carter 3. Okay. Carter 3K. Ano ang CDXP ito? Bigay mo sa akin, ilan angle? Ano ang angulo? Ilan ito? Ilan? Zero point. Okay, no. Oh, 2, 1. And again. 16. 7.8. And you will have a pakailan din sa angle na yan. Eh. Nakakailan na pakailan din. 0.213. No? Wala namang ano eh. Specify sa breaker, ito bumili nga. Pag pinanga ng breaker, then kakikin ng angle of negative 90 degrees. Wala mo. Wala mo. Wala mo.
Sige, 87.5.
So, computing nyo nga kung ito ang kukunin natin, si E2, ilan ang value? Yung I per unit na. Tapos, kukunin yung I po, siyempre actual na yun. Ano? Are you sure of the value, guys? Is ano ba? Kasi I doubt eh, no? I doubt dito. Kasi dapat engine parehas sila to point. 1-9, 1-9-6. Ano engine? 7-8. May kayo na ako dyan eh. Sigurado ang engine niya malapit dun eh. Ilan nakuha natin? 80? 7 points? Kita niya naman, di ba? Oo. So, ilan po ba dito? So, ito yun. 1-9-6-4. Ano? And then, 87.67. Eh, 0 degree ito, di ba? Automatic yun. Pag wala nakalagay na angle, 0 degree. Yes? O, ito, i-divide mo muna to. Tapos, saka mo i-divide dito. O, ilan yung value?
Yan po. Yan po. Anyway, wala nang problema na doon sa angle, di ba? So, dito na lang tayo. 87.4773 times 4.870E. 87.67. Ilan ang value? 426 pa rin. 426.04. Are we example sa mga figure natin dyan? Dali ah. Dali lang. So double check ko ha. Determine the whole carrying supply by the generator operating at low load. So, walang load yung generator natin. Kasi itong ano natin na to, 6.6 kV, anong bang value yan? Ganyo ha? Ano to? Full load value. Ano to? Full load eh. Pag sinabing rating, rated, full load yun. Kaso, meron siyang sinasabi na it's not low load with 6.9 kV. Wala siyang load eh, no? Nagkaroon ng fault dito, wala siyang load. Pero ang initial na voltahe niyang pinibigay, ano? Ano yun? Ano yung actual niya noon? 6.9 eh. Eh, I think the 6.9 must be dito. At siya magiging actual mo. What if siya yung gawin mong actual, ito yung base mo. Ayan. O sige, ilan yung value? Sige. Ayan. Ilan to? 6.9 over 6.6. Ilan po ba dito? Ulitin ko na lang ha? Dito ha. Sige, ilan? 5.4 decibel. Ha? 3, 2, 3, 1. So, ikaka-quick. Same thing ka lang naman. Siyempre lang ako. 5.3, 2, 3, 1. What is the answer? Ayun. Kasi nakataka ko na palabas namin yan sa section box eh. Point ano? 465.65. Ah, 465.65. Okay? Ayan. Sabi ko, hindi maaaring magkaiba ang sagot ng pulse sa watch. No? Napalabas namin yun. Yan, yun. Nakabaliktad lang kanina. Okay? Anyway, kung kayo mag-board exam, ganyan yung tanong. Ano pipiliin nyo? Yung B pa rin eh. Tama, class? Siyempre. No? Mag-iisip ka pa ba? Hindi, recalculate ko na. No? Maniwala ko mag-isip pa kayo mag diba, no? Siyempre, dito, dahil nila-lecture natin, ganyan sa powerhouse na aral, diba? Malaging, no? Italiano, di ba? So, 7, 8. So, 2, 3 phase 11 kV generator capacities, 8 and 4 MVA. Sa sub-transient reactor, so even na, operating in parallel. The generating station connected to a transmission line, no? Through a step-up transformer, having a percentage reactance, the resistance and reactance of transmission line. So, given na. So, 66 kV. So, ganito po ha. Meron daw tayo dalawang generator. Dalawang generator. So, ito yung dalawang generator. Ano ha? Ito siya. Generator 1, generator 2. Silang dalawa daw ay nakapaglil. No, ha? Tapos, nakakabit siya. Nalina. Dalawa ba yung ano natin? Yung transformer? 2-3 phase. So, meron daw tayong dalawang 3 phase 11 kV, no? So, the generator
transmission line of 200 kilometers and 2A step-up transformer. Now, so meron tayong step-up transformer. So this is has a reactance. Okay, transmission line per kilometer. Okay, it's 10. So even na, no? Okay. So this is your power transformer. Ayan. Okay. So nandiyan siya. Lalagay ko na dito sa kaya natin. Para makatibig tayo. Bawa, ikakabit ko na yung generator mo. Siyempre, we all know naman, meron na siyang para simplify na lang tayo, ha? Sino to? X1, sino to? X2, sino to? X3. Siyempre, sa part A, plus B. So, okay. So, ito yung fault point natin. O, alam naman natin na ito na yung ating CTH. Lakas. So, lagay na natin yung ating bench. So, 211 kV, generator capacity is 8, tapos 4 MVA, reactance 8%, 4%, no? So, the generating station is connected to a transmission line of 200 kilometers. Then, through a step-up transformer, no? Of capacity 4 MVA, having a percentage reactance. The resistance and reactance of the transmission line per kilometer. Example natin, di ba? Per kilometer of the race at 66. Calculate the short circuit MVA for a three-phase fault at the receiving end of the transmission. Unay down natin. Ito, dinagdag ko na lang itong let 8 MVA. Sige. Kaya magbigay na ano. Angelo, ano gusto mong SP? Dilag ko lang yung 8 MVA. Okay, sundin natin si Angelo. 8 MVA. Kasi 8 MVA. Ano gusto mong SP? Ilan? Kasi A yung nandiyan dyan eh. Dibayin mo yung sa'yo. Anong gusto mo? 4. 4 MVA naman. Sige. Binabi ko sa transformer. No? Actually, sabi ng PEC, ang usual daw na SP yung, ano eh, yung transformer. Sabi ng PEC. So, ikakalculate natin siya. Sa volts kasi, kinalculate natin siya sa 8 MVA. Tayo sa 4 MVA. Let's see what will happen, ha? Kunin natin si X1. Ganito class, imbis na mag-given base, given base tayo, gagamit tayo na the powerhouse backward method. You know the symbol, what's the symbol of this? Pitakori, right? May load, right? What is the symbol? Hindi nyo na sila naabutan si Marcos na. Makoy. Ferdinand Marcos. Ay, saan? Proclamation. Then, hindi mo. Facing the land. Pinagpins natin. Marshall. Diba? This is now the powerhouse Makoy Meto. Paano yun? Ito pa yun si Makoy. Kakatagulit mo si Makoy. Tingin mabuti. Wala akong rap. So, 8 divided by 0.08 divided by 8. No? Ito dalawa. Divide mo na. Kaya sa mag-given base, given base naman, nakakatalito pa yun, ba? So, eto ngayon yan,
over 8. I-multiply mo siya dun sa SB. Okay? 4. Okay, that is your X1. With value, 1. X2 is equal to 2. Oh, Macaulay method. The 4% divided by the 4 MBA. 0.04 over 4 times 4. No need to calculate. You cancel out. So this is now 0.04. What's the value of this? What's the value of this? What's the value of this? 0.04. What is your XP? This divided by this. So this is 0.035. Okay, then divide it by 4. Then multiply by 4. Also, that is always multiplied by SD. Now, by Sanigan Mountain. So, this will cancel out. And that is 0.035. Okay. So, therefore, now, kuhani natin ang ating CL. Aqua. So, this is how many kilometers? That is 200. Multiply by 0.025 plus J, 0.1, that is in ohms per kilometer. Cancel ang kilometer. Oh, ayan. Ilan ang value ng ZL actual natin. Tapos kunin natin yung ZL in per unit value. Per unit times the base. Sige po, pakicompute natin. Ilan yung CL actual? E 200 times 0.025. Ilan ang value? Ilan ito alas? 5? 5 lang? Okay, so 5 plus J. Ilan? 2? 20? Okay, okay. According to the formula, what is the formula? What is the formula? CL per unit multiplied by the base. So, actual pala to. This is your actual value over the base, which is equal to what? Sanibel Monte over Rostum Square. So, this is 5 plus J, 20. Ang social, 120. Okay. Ilan ang SD mo? 4. Over. Okay. Ano ang voltage doon? So, translation mo na 66. Square. Okay. Ngayon, ilan ang ZL mo ngayon? The ZL, ito yung ZL per unit. Automatic na yan. Para walang nakalagay. Per unit. No? Automatic yun. Ilan yung resistance portion? 0.0046 plus J. 0.0184. Will you convert this? Please convert. What is the angle? Next number. Panayit na yun. 0.0189. Ganyan? Yeah. Ano angle? 70. Positive, ha? 75.96. Anyway, ang concern naman natin,
parallel with X2, that is the product over the sum, right? Ito dalawa, na kurba. So, 0.04. Sandali, magkakaganyan ka pa ba product over the sum? Ano yung tinuro ko sa inyo? No? 0.04 divided by alala niya? No? Divide mo lang sa 2. 0.04 ang bawat isa. Ilang branch meron ka? Isa, dalawa. Kaya over 2. Yung 0.04 yung value ko reactance. So parang resistors lang yan. No? In parallel. Identical resistors in parallel. O halimbawa, meron kang resistor dito, dalawa. E, 12 to. Ilan ang sagot? 12 over 2. Ilan? 6. Eh, dagdagan ko pa na another 12. 12 over 3. Ilan? 4. Eh, dagdagan ko pa na another 12. Another 12. So, 12 over 4. Ano sagot? 3. Ganun lang. So, ilan yun? 0? 2. Okay? Kumali natin ngayon yung ating CTH. Ito na lang. CTH. Ito na lang. Okay, so yung J natin, 0.02 sa dalawang generator, transformer, transmission line, 0.0046 plus J, 0.01T4. Okay, plus nyo nga lahat ng J. Sa isang hinahanap, your short circuit MVA, that is your fault power, which is your SV over your CTH. Ilan ba SV mo? Or N? Ilan ang CTH? Ilan nito guys? Please, please. 0.0734. What word? James, James, huwag kang kukopya ng log. Baka tuloy ko ito. Okay? Xerox nyo na lang yung log book nyo, ha? Makinig ka lang sa akin. Okay? Taga-calculator. Sige. Taka-kukopya. Okay. Tapos verify nyo na lang yung battery niya. Okay? Ayos ba yun? Para mabilis tayo. Magsasakripiso si James para sa inyo. Okay? Hindi siya kukopya. Okay? Para sa iyo, kaklasiko. Si Sherwin, kaklasiko. Hindi mo kukopya kung nasa review center kami. Ang panino, sa itong konti-kontiya siya sa akin. No? Pero hindi ganun si James. Ha? Kaya ako naman, ako na nagtalaw sa kanya. Sige. Pero ako na lang yung ha? James, ha? Makikinig ka lang. Tignan mo. Okay lang. 0.0. Hindi mo mahinahabol yung 1,000 sa notebook. Pag may magandang notebook, may 1,000. Sige, ilan to? 0.0. 7.35. Ano ang angle? 80. 4.1. 4. Sige po. Ina nasa gutya. 54.42. No other than number. Apo. So, very easy. Okay, next number. Next number. O, nakita niyo, no? Kanina, SP8. E, ginawa natin 4. Parehas din ang mabas na sagot. Naku, ha? Kahit anong SP, sa totoo lang, plus 20 yun. 20 yun. Calculate the short circuit MVA for a three-phase fault. At the sending end, no? Sending end of the transmission line. Ano yung sabi na sending end of the transmission line? Okay, ano ba to? Di ba receiving end yan, load side? Ito yung sending end. Nandito dito siya. Kaya kung may CTH ka, tatanggalin mo yung transmission line. Transformer lang at saka generator ang involved.
isang bayan natin. Nakuha po ba? Nakuha? That is the sending end. Kaya pupunin mo yung CTA mo dyan. Siyempre, simple lang yun. Simple lang yun. So, J0.02 plus, ano yun sa transformer? 0.03 5 0.05. Ayan na. So, eto na yan ha. ZTH ha. 0.055. O sige po, kumpitin po natin ang ating SF is equal to 4M over 0.055 equal to 72.73 ang ating sulat. Do, na? Tama? Walang daya. Yan. Okay. Okay, 9, 10. Pakilog niya po natin. Pakilog niya. Tapos meron siyang link na cable.
circuit capacity is 1,500 MVA, 1,000, which is 1,000 MVA. So, 11 kV. Interconnecting cable. 0.6 ohms cut-off phase per phase. Automatic na. So, determine the short circuit capacity of generating station A. So, ano daw yung ating short circuit capacity? Okay, so mag-let tayo. I will let the 1,000 MVA as DSP. Siya gagawin kong SP. So, for generator A, generator, gawin na natin ang A to. A and B. XA equal to, so, ano ba yung X natin? Wala tayong given na X, ano? Check natin. But I gave you this formula, right? SF is equal to SP over the ZDH. Or kaya sabihin natin, yung given reactants, XDH. XDH is equal to SP over SF. So ito pinaka-base formula natin. Ano? So ano ba yung ating SP? SP is 1,000. Over 1,500. Yun yung para kay generator B. Para kay generator B. Sige pa, makikalculate nyo nga po. Eto naman. Kay XP naman. SP natin. 1,000. The fault capacity may be 1,000. 1 lang to. Per unit. Ilan to plus? 0 point? Ilan? 67. Ayan ha. Ayan. So, ayan na siya. Tapos, what is the X of the line? Per unit. What is our per unit? X of the line. Diba? 0.6 ohm per phase. Ano yun? 0.6 ohm kada pase. Ano yung actual niya? Diba? 0.6. Tapos SP over VB. We have the given value. Yes, we have 11 kV. What is our SP? 1,000 MVA yun. Okay. Tapos 11 kV. Di ba, class? Tama, ha? Ano to? Square. SP over VB. Di ba? Yung formula natin sa transmission line. Sige po, ilan ba yung XL na? Ilan? 4.96. Ano unit niya? Per unit. Per unit, diba? Okay. Sabi rito, determine the short circuit capacity of the generating station. Pagkat yun ang tanong, short circuit capacity niya, syempre yung fault na i-consider mo yung load side niya, yung generator A. Halimbawa, ito yung fault na, no? Diyan yun. Let us have the reactance diagram. Syempre, meron tayo dito. XA, di ba?
Tapos yung fault point mo, halimbawa, ito yung fault point mo. Ayan siya. Tapos, ito yung extend for your knee. Tapos, sino naman to? XP, syempre, ano ha? O, diba? Ito yung ating CTH. Mula sa fault point, papuntang sampayan. Ano ha? O, tingnan nyo mabuti. Ito yung X ng cable, o kaya X of the line. Ano masasabi mo sa connection ni XP at XL? Connected in series na nakaparallel kay XA. Isipin mo, tester. Ito, halimbawa, ako si ZEH. Nakahawakan ko dito. Nakahawakan ko dito. At nakahawakan ko dito. Okay, pag tinawakan ko yun, ito dalawa naka-series na nakaparallel dito. Tama ha? Okay, so tanan na. So, kukuhanin natin si ZEH. Ano ba yung XA natin? Zero. Kayo na mag-substitute ha? XA multiplied by, no? Product over the sum, diba? XP plus XL. Sagot na lang ha, sagot. It's the product over the sum. O, ilan yan? Sige. O, James na. James. James Negro. Sige ha.
XA plus XK na nakaparallel kay XB. Product over the sum. O, ilan yan, Jane? Substitute mo na. 0.849 okay. So, ilan yung ating SK generator? 8492. Ilan yan?5 MVA 1166 AB
5%. The timeline, ang meron silang timeline. What is the timeline? Yeah. Actually, along the way, meron kong pamilyan eh. May mga bus na nakakawig dyan. Hindi na lang sinasabi. Kasi kung totally wala, yung sabog yan, sasabog mo naman yan. So, yung sabi meron yan. May timeline lang tayo. Okay, so, sabi, the timeline is 100 kilometers long. Ayan, ha? Has a reactance 0.1 ohms kada kilometro. A three-phase fault occurs at a distance 25 kilometer. Halimbawa, ito yung 25 kilometer class. Itong point na to. Ito siya. Ha? Okay, so nandiyan dyan yung fault point natin. Hirap ang pagkat, di ba? Determine the fault angle. So isa-isayin natin. Ha? Next generator. By powerhouse McCoy method. Oh, paano yun? X generator. 20% divided by 10. So 0.2 divided by 10. Meron bang binanggit na ano? Na SP wala? Wala, ano? Wala, ano? Ang gusto mong SP games? Legal life, ang gusto mong SP? Tingnan ngayon ang tabi na legal life, ha? Ano gusto mong SP? Fight lang, di ba? So, din si legal life, di ba? Legal kaya yan. So, 20% divided by 10 times 5,000, sabi ni legal life. So, SP yun ang ano, di ba? Yung sa transformer, ang ginamit na yan, di ba? Ayun. Tapos, ano ang extra transformer mo? O, oh, 5%. Ano? So, 0.05 over 5 times 5. Actually, no need na eh. Kasi yan nga ginamit mong SP, no? Tutos nga, kaya kung muna isulat ko. Kasi yan ang ginamit mo. Magka-cancel lang rin. Ayan. Hindi ba resistance yung line? Wala naman class, no? Kaya, mas ma-simplify kasi pag ano mo. Ilan ang class? XG. Please, come on, come on. 0. Ilan? 1. 0.1. Tapos, kunin natin yung sa transmission line. No? Sa transmission line. So, X of the line. Sandali, 100 kilometers. So, we have 0.1 ohms kada kilometro. So, there are 100, times natin na 100 kilometers. So, cancel to. So, ilan to? Ha? 10 ohms. Wala? So, 10 ohms yan, no? Sa 10 kilometer yun, ha? Asa 100 kilometer. O kaya gawin natin ganito, ha? Ganito, ha? Gagawin ko sa 25 kilometer muna. So, ilan yan? 2.5, tama? Tama? 2.5 ohms. That is the actual. Kuhanin natin yung XL mismo na naka per unit. 2.5 times SP, ano SP? 5 over. Ano ba tayo sa transmission line? Huh?
Ilan yung XL at 25 kilometers? Talagay ko na dito. XL 25. O kaya, X25 na lang. Para simplify na lang. Ano ang X25? Subukin natin yung X at 75 kilometers. Kasi syempre, makikita sa 25 kilometers. Ilan yung X25, please? Kunin niyo yung X75, iba times 3 niyo lang. Ano, 25? 75, iba. Ganun lang. Mabilis ako, kaya makabilis. Ilan ang X25 po? Ganun lang. 0.0287. Ilan ang X75? So, yung X25, i-times mo lang yun sa 3, di ba? Ilan yun? 0.00. Ilan? 861. Ganyan, 861. Sabi niya, mamental eh, ha? Hindi ko kapisado yung mga value niya. So, ayan na siya, di ba? E doon nagkaroon ng fourth point. O, di ba, magko-contribute yung nasa kaliwa, di ba? At yung nasa kanan, di ba? Sa short circuit of contribution. O, eto, sampayan natin. Ayan yung sampayan. Ito si X25, ba? Ito si X75. Ito naman yung X natin ng nasa left, sabihin natin left. Ito naman yung X na nasa right. O kaya, mga dito pa kayo dyan, makasalita X sa 10. Generator 1 and 2 na lang. Sa na fourth point? Oo. Okay, ito kaya si CTH natin. Mula sa fourth point, papunta dito. Actually, magparallel lang. Series to, naka-series dito, kakombination ng dalawang to, naka-parallel. Nakuha? So, naka-parallel siya. So, paano yun? Please calculate. CTH. Sabihin mo, XTH. XTH na lang kasi puro X lang naman yan. Product over the sum. X1. O, substitute na, James. O. Plus. Ayan. Sagot na lang, ilan? 0.0 775 5 decimal pa yan, diba? So, XPH determine the whole MPA. Ano ba SP natin? 5. Ilan yan? 60? Okay, lakas. 60? 4.22. Letter? Obviously, letter. Ha? Determine the fault bearing. So, I fault. Okay? This is your SF. Pwede rin itong formula na ito. Given yung SF. Okay. Fault carrying pala. So, fault carrying. So, we have SP over square root of 3 of 2 CDH. What is SP 5N?
square root of 3 voltage, 66 Ceh, 0.07785. Yung value. Kailan? Letter. Then. Letter. Oh, sige. Oh, sandali. Letter D, right? Okay. Objective muna. The following are sources of short circuit except... Oh, ano sa gano? Ano sa gano? Synchronous, induction, transformer, alternator. Transformer is not the source of short circuit. Hindi siya nagpo-contribute. Ang nagpo-contribute lang yung rotating machines at saka yung utility lang. Letter C. According to PEC, asymmetrical values of short circuit currents are needed. Multiply the symmetrical values by 1.25. Tandaan niyo, may tinatawag na asymmetrical. According to PEC, that is 1.25 of asymmetrical. Yung symmetrical, ito na yung tinakalculate natin na I voltage. I-multiply mo lang ng 1.25 yun, yun na yung asymmetrical value. No? Ano bang difference ng symmetrical? Yung pag sinabing asymmetrical, that is not symmetrical. Pag sinabing symmetrical, no? Yung positive equals sa negative. No? When fault occurs, yung nabubuluso ang kuryente, di ba nagkaroon ng fault. No? Ang tawag dyan, symmetrical. Pag sinabing asymmetrical, no? Pantay yung positive sa negative side. Yung asymmetrical, biglang malaki yung ano mo, yung positive mo. Maliit lang yung negative. At malinay. So, atin rito, mas malaki yung positive side doon kumpara sa negative, no? Ganyan, ha? Mas malaki yung positive sa negative. That is your asymmetrical. Pag sinabi, the word means what? Means not. Diba? Parang synchronous at saka asynchronous motor. Sino ba yung asynchronous motor? Siya yung induction motor. Squirrel cage yung motor. Sino yung synchronous motor? Ito yung synchronous motor. Ganun lang yun. Diba? Ang mga circuit breaker power process na tinatawag symmetrical yung asymmetrical values. No? Ayan. Sino mas malaki? Si asymmetrical. No? Ayan. Tandaan nyo, ha? Natin. Nasa likod niya ng PEC kung gusto niyo makakita yung 1.25. That is on the white design example of the PNL ng Algo 2009. Okay? Parang niya, ha? Next number. So, may dalawang generator, tapos meron tayong transformer, may bus car tayo dito, transmission line, tapos ay karoon ng fault dito. Okay, big your crucial generator station in power to 132 kV system. Ibig sabihin yung ano, sa transmission line, ano? Okay, step up yan ng ating transformer. The line is 200 kilometers long. Determine the fault level. Tingnan nyo ha, itatrawin ko na lang agad yung reactance diagram. Okay, tingnan nyo mabuti, may generator dyan. Yung sa fire natin, nahulog, bumagyo, naging gano'n, naging vertical. Okay? So, punta tayo sa gano'ng sampayan. Pupunta tayo dito sa... Ito yung sampayan mo. Napunta dyan. Sampayan. Okay? Andyan dyan siya. Ano? Tumagilid yung sampayan. Ito yung generator mo. Ano ba ang designation dyan? Okay. Tatawagin ko siya X1. Okay? Tapos ito naman si X, ano to? E1? Okay. E1. Okay? E1 yun. O, tapos
because ito yung aking x2. Sino naman to? X2. Tapos ito yung plus 1. Ito yung plus 1. Wala, resistance pa natin ang solution line? Wala. Wala. So therefore, 0 lang yun. Tapit natin siya dito. May pass probability dito. Dito nagkaroon ng po. Diyan nagkaroon ng short circuit. Eh, kung ngayon lang yung polpon, ikakabit mo ngayon at yung CDH. Ang CDH lang yung nakakabit kay polpon kapunta ang sambayan. Eh, kung dalawin naka-series, naka-series, naka-parallel, naka-parallel, naka-series. Tapos, ano sa doon? Di ba? Yung ganun lang yun? Very simple, di ba? Very simple. Okay. Transformer 8% of 50 yun, di ba? Kaya yun.
Yan yun, 0.08. Tama, no? 8%? Ilan yan? 50. O, itatimes mo yun. Kailangan mo i-multiply yung sa nivel mo. Yan. Yan. 0.16. Okay, so tapos sa transmission line, ilan yun? 0.2 ohms per kilometer. Ilan bang kilometer? 200. 0.2. X of the line. 0.2 ohms kada kilometer. 200 kilometer. Cancel ang kilometer. Ilan ang bagay? Ilan daw? 40. Ilan ang SP? Ilan ang voltage doon sa line? Ilan ang voltage sa line? 1.2. Ilan ang value ng XP? Sige po, sige po. Pagpunin po natin. Yan ang XL. 0.229. X number, 4 decimal. 6. 6. Okay. XL. Tapos na, no? Ready na tayo? Ready na? Diba XL daw at saka pa-XL? Identical lang naman, diba? Diba? Oh. Diba ito, nakaparallel. Itong dalawa, ito nakaseries na nakaparallel ng dalawang branch na ito. Huwag kayo manito dito, ha? Yan, parang tutok lang yan. Yung buhay, parang ito, shortage lang yun. Ganun na isipin niya, man, ako resort. Ito, ito magkatikip lang yun. Ito, magkatikip lang yun. Oh, ayan, ha? Oh, so, kuhanin na natin, diretsuin na natin, diretsahan na ito, no? Let's get it straight, diba? So, ano yan? Dali ha? Ganito ha? Ganito ha? X1 no? Plus XT1 X2 plus XT2 X1 plus XT1 oh. Sagot na lang ha? X2 plus XT2 ayan diba? Eto, ginawa ko na to, yung combination pa lang ito. Diba tawag yung dito? Plus, since identical lang naman itong dalawang ito, yan ay yung aking XL na nakuha. Ito yun. Then that is over. Over. Tama? Okay. Oh, GTX na lang. Sagot na lang. Ilan ang value? 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3 0.26 2 3
Posible ng pagkamali at turo mo na sa puso. Ano nga? Ano nga? Mabilis na tayo, di ba? Ngayon. So, number 16. Okay, meron na dito ha. Medyo mahiwalat ang tanong ko. 16. Letter B, the total fault current supply by two generators. So, I fault, no? I fault, total. Sinuplay dito sa fault point, ito. I fault, total. SP, ano yung SP natin? 100. Yung masusulat ha, dapat nasa puso nyo na yun. Ano po tayo dito? 132. CTS ba? 0.2623. Si Quanto. Ano ba yun? Ay, computer.
67.51, ha? Don't worry. Be happy. That is at 132 kV. The question here is a primary generator that should be at 11 kV. If I'm going to make this as 11 kV, the value would be that is fueled on the transmission line. But if that is fueled on the generator side, since the question is on the generator, so this will be, okay, 110 square root of 3, so 11K, 0.262T. With a value here. Yan? 20, 0, 0, 10, ganyan, 0.06. Oh. Nearest to what letter? Mas accurate pa nga tayo. Kaya nasabi, bro, pinakamalapit. Walang iba. Kundi ang apoy. Di ako. Okay. Nakuhat. Maliwanag. Maliwanag. Therefore, buhay natin ang number 17. Kasi ito, view ito at the generator output na. Ito kasi sa transmission line eh. Okay, nakuha na. Okay. The fault current supplied by generator 1. Sino ba yan? Ito yun. IF1. Okay. DC circuit. Sige nyo lang yung DC circuit. IF1. Okay na. Okay na. Ito yung total. Pag sinabi yung total, yung contribution ni IF1 at ni IF2. Na? Yan yun, yung total. No? But IF1 plus IF2 is equal to IF total. By current divider principle, that is your IF total multiplied by the IF1, what is the opposite reactance? That is your X2. So this is your X2 over your X1 plus your X2. Just substitute all the value, give the value here. So this is number 18. Where the IF2, that is equal to your IF total, and that is multiplied by X1, that is the opposite reactance. Right? Parang this circuit lang. Nakuha ba? Nakuha. Maliwanag. Maliwanag. Ilan ang value dito? Ilan ang value ko dito? Okay, sila niya. Current divider. Everybody, please. Current divider. Yung iba ay F1. Yung iba ay F2. Come on. Siyempre, automatic yung nasa isip mo. Kasi ito, puro J lang naman yun. 90 degrees to. So, 0 naman to. 90 degrees yun. Tama? Okay? Kahit kung muna kailangan na yan eh. So, automatic. So, bagay lahat ako negative 90. No, no doubt. Okay. Ilan to? 11? 429. Ayan? Okay, ampere. Dito. Okay na yan. Sige. Doon tayo sa pinakamalapit. Pag-iintindihin yan. Basta pinakamalapit tayo. Letter A. That's correct. Sagot lang ng libro yan. Sa mga rounding off na lang yan. Malaki bang pinakamalapit? O, ilan to? Ilan yan? 8.5 ba, no? Are we sure? Yan. Letter 8.5, 8.1, or 8.2. Yan. May ibang pinakamalapit. Letter. Okay. So that is your fault, Kevin. Thank you.
number 19. At 20 MVA, 10 kV lang yan, 50 Hz, no? 3-phase generator has the steady state current on short circuit. Steady state current on short circuit shall not exceed 8 times the full load current. The internal reactance of the generator is 5%. Okay, so ano may tinatang sa problem? Determine the external reactance required per phase. No? So, external reactance ang hinahanap. Meron tayong ratio dito. Okay? Such that the steady state current on short circuit shall not exceed 8 times the full load. Kaya rin. Sabihin, yung I short circuit over the I full load. No? Is equal to 8 times. Balik na rin ito. Diba? That is equal to 8. No? Yan. Or, I full load over I short circuit, that is 1 over 8. Tama? No? Tama, ha? Okay. Yung 1 over 8 na yan, that is calculate your synchronous reactance of your generator. What is the value? 0 point ano yan? 1251. Tama? Tapos given tayo ng X internal ng generator mo ng 5%. Tapos ang kinukuha yung external reactance. Ang gagawin mo lang, 0.125 minus 0.05. Walang iba. What is the answer for that? Okay, letter B. 0.075. Find the value in ohms of the external reactance. That is for number 20. Actual value ang hinahanap. 0.075. That is the actual. Per unit times the base. What is your KD? KD squared over MVA, right? So 10. MVA. 20. The value. Ako ba yato? Ka, very good. Okay, letter C. 0.37. Okay, 22 and 23. Drawing ko na lang ni Akats tayo, ba naman? Meron tayong generator na 100 MVA. Bawa, drawing ko na lang itong, ano, XA. Meron tayong generator, 100 MVA. Very actance siya na 10%, the circuit breaker, 208% circuit breaker. Tapos meron tayong reactor. Ito yung X natin. Na? Ito yung ating ano, 15% for 100 MVA is. Okay, tapos ito na yung load na. Okay, ha? May bus tayo. Ano ba yung bus conductor yan? No? It can be flat, it can be a round conductor, it can be a flat conductor, that is your bus. Okay. 180 generator. Yeah.
shown. Okay, so the fault level, on bus 1, ano ba? Ito na yung fault level dito sa bus 1. Ito yung bus 1, no? Ito yung bus 2. Okay? The fault level, the fault level on bus 1 is what? MBA. Calculate on 100 MBA. Yan, bigay na, 100 MBA. No? Ano kayari? No? Base, no? 100 MBA base, the reactance of bus 4 reactor X. Ano yung reactance? Capacity sa bus 1, 1,500. So, dito yung fault niya. So, ito yung ating ZTH, the Thevenin's reactance. Okay? So, ganyan, huwag mo munang inintay itong figure line na to, hindi kasama yan. Dito nagkaroon ng fault, magkukontribute to, magkukontribute din yung generator A, generator B. So, wala mo na to, pupunuli ko muna to. Yan, putuli yan. The series combination of these two is in parallel with XA. Tama? Okay. Kunin natin. X total. XTH natin. O ZTH. Okay. So, ganun ha. Dali ha. Kunin wala natin si XA. Reactance muna. Para makompleto lang natin. Okay, XA, Maui method, 10 over 100, eh 100 din naman yung ano, diba, MBA, cancel lang yun, diba, so 0.1, o XB, o XB, 8%, no, 0.08, then over 200, so times 100, so ilan to, please, 0.04, ano po, so ganun po yan, ha? Okay, ah. Ngayon, ano XA natin? Ha? Ano XA? 0.1. Ito, parallel dito. Ano XB? XB, 0.04. Plus, X. Nakasiris siya doon sa X. Ayan. So, the product over the sum. Ano yung sum dito? Ano yung sum? 0.1 plus 0.04 plus X. Nakuha. What is 0.1 times 0.04? 0.4. Distribute nyo ngayon. 1, 4, plus X. 0.004 ba? Plus 0.1X. Tama? Tama, James? Tama, ha? 0.004. Ngayon, ito yan. XTH. Di ba may formula ako pinigay sa inyo? Tama? Yan. Pero given na yung fault capacity doon, di ba? 1, 5. Ito yan. At plus 1. Ito na, SF is equal to SD over XTH. 1, 5. Now, SP natin, 100. Okay. Okay, anyway. Ano ang XTH natin? Ship solve nyo na lang. Ano sa loob? Ito, in-over mo to dito. Aangat na yun to. Tama ba? Mathematically. 15 na lang yun, di ba? 0.14 plus X. 0.004. No? Plus 0.1X. Give me the value of X, please. What is the value of X? 0.16 for you. Ayun na, masagot na tayo.
letter B, right? Okay, so number 22. The fault level on bus 2. Kunin natin yung fault level dito sa bus 2. Dito lang ganun ang fault point. Tinan niya, huwag mo na hindi sa fault point na ito, ha? Kung dito lang ganun ang fault point, ano mangyayari? O, yung XP, ito, yung X na to, naka-series naman siya kay XA, nakuha? Naka-series naman siya kay XA. So, kunin mo, ha? At, bus 2, ito number 22 to, ha? Kunin mo yung XPH. So, paano yun? XA, diba? Ano ba yung XA na? 0.1. Ano niya? Sinasubstitute ko na. Plus, ano X na nakuha natin? Okay? So, ayan. Ano XP na ito? 0.04. That is the product over the sum. Okay, ilan ang sagot ko? SM at bus 2. Ilan ang XTH? Please. Okay, 0.0034 0.0346. Dito na lang. Ilan? Never. Very good, very good. Okay, so the NBA rating of a circuit breaker C. Asa ba yung circuit breaker C natin? Diba, ito yung circuit breaker C natin. Ayan siya, diba? So ikakabit na natin siya plus so, ano daw yung fault and meaning? So, kuhanin natin yung XTH dyan. So, kinuha natin yung XTH dyan. Eh, basta dito siya nakakonekta, di ba? So, therefore, naka-series itong dalawa na nakapakalala kay XA. Tama? Sagot na lang ha, dito, kunin nyo na kagad yung XTH. Product over the sum, tapos itatagdag mo lang naman yung 15%, ha? Ganyan. Ano yung XTH? Zero point 2, 1, 6, 7, 100 letter. Ako ba yung ato? Ha? Very good. So, ang symmetrical components. Any question?
Pero isa na manage from sinasabi ko sa purpose ng buwan. Number 11, yung problem natin dalawang kapatid. Sa pagkuha na pera sa amin. Hindi lang natin siya sinama doon sa, ano, sa generator call. Sa ano lang, yung sa generator pole. Pag sinapa ko, sumasakot yung sasagot. Have you tried that? Hindi na yung generator na lang. Okay ha? So, sabi ni Fortes, any, no? Unbalanced three-phase vectors, no? Alam nyo yung 120 degrees na alam natin, no? Tapos yung size, no? Let's say this is your phase A, phase B, phase C. Di ba 120 degrees yan? So, ang vector natin, ito yung vector natin, no? So, ito siya. Sabihin natin, ito si A or IA. Sabihin natin, ito si IB. Ito naman si IC. That is a meter known as the PQA. Tingnan nyo kay Paring Google, ha? Power Quality Analyzer. When I was working, we used this meter. Pinaka-accurate na meter na nagamit ko yan. Ano? So, pati yung vector diagram, voltage sa, voltage well, harmonics, nililista niya, pati may recorder din siya ng short circuit. Kung ano oras nag-register yun. So, yan, microcapacitor based, no? It's a power quality analyzer now. So, pag kinabit mo yung PQA sa building or any system mo, sa substation mo, ang totoong nagiging vector, hindi ganito. This is ideal. Kung sabi ng ideal, pantay-pantay yun, tapos 120 degrees yun. 120, and 120. Alright? Hindi ganyan nangyari sa actual. Makikita mo doon, no? Sa PQA mo, may picture doon. Minsan iba-iba yung vector. Ito si A, ito si B, ito naman si C. No? Magkakaiba yan. Pwede, ito yung A mo, ito nangyari kay B, ito naman si C. Hindi nasunod yun. This is a perfect, this is a an ideal, no? Itong nakikita ko sa inyo sa mga libro, ideal yan. Sabi ni Fortescue, Fortescue student, an unbalanced three-phase system. Unbalanced kasi itong mga ito eh. Unbalanced yun. Pag sinukan mo yung circuit breaker mo, ito yung terminal locks ng breaker mo, iba-iba balang ng kuryente dyan eh. No, hindi perfectly balanced. Tapos iba pa pala ang peso niya, hindi 120 degrees. Doon mo makikita sa PQA. Any unbalanced three-phase system of vectors can be broken down into three groups. No? Of balanced vectors. Ang tawag daw dun sa tatlong grupo na yon, ano? Symmetrical components, no? Of the unbalanced vector. No? So, pag-aaralan natin yun. Sino yung tatlo na yun? Positive, negative, at zero sequence components. Okay? So, the unit vector A is one angle of 120 degrees. Ano kasi unit vector A? So, it moves in a counterclockwise direction. Okay? So, yung A natin, 1 bar angle 120 degrees. What about our A squared? Our A squared is what? This is 1A. Naunang A yan, tapos dalawang A. Kaya AA, A squared. So, our A squared that is equal to 1 angle negative 120. Yung isa positive, isa negative. Nakuha po ba? Nakuha? So, tingnan natin ito. This is the positive sequence component. No? Kasi yung unbalanced vector, papalitan mo siya ng tatlong balance. No? Mabayin ka, dami lang siya, naging tatlo. Diba? Ito reference ko, BA1, BA1, BB1, BC1. Paano nangyari ito siya? BB1 or A squared BA1. So, reference vector natin ay BA1. Diba? Ito sa BB1. Ano ba ang rotation ni A? Clockwise, counterclockwise? Counterclockwise, okay.
isang A. Bago ka makarating kay B1, from BA1, isang A, dalawang A. Kaya, A squared. Nakuha? Yung C1 mo naman, ito lang sa C1. Ano distansya nila mula kay BA1? Isang A lang. Kaya A lang yun. BA1. Nakuha? Nakuha. Okay. Next. Pagdating naman sa negative sequence component. Sa negative sequence component, ito yung ating BA2. At ito naman yung ating BC2. Diba? So, nagpaliktad lang yung B at saka yung C. Diba ganun? So, we have this BB2. Asan pa si BB2? Ito ang reference ko, BA2. Ilang A meron tayo? Isa lang, yung distansya niya. Lagi clockwise rotation. A counterclockwise, I'm sorry. So, isa lang, kaya A lang yan. Unlike pag BC2, ito, BC2, isa, dalawa, kaya meron kayo yung A squared BA2. Alright? Ayan. So, next one. Pagdating naman sa zero sequence, equal lahat yun. BAO equal to BBO equal to BCO. No? Equal sa lahat. No? And this is now the vector. Put this in your heart. This one. Lagay natin sa puso natin yung matrix na yan. Ano? Ha? Lalagay sa puso. Yan. Ha? So, IA1, IA2, IA4. So, ayan ha. Lalagay sa puso. That is equal to 1/3. Ayan yung mabuti ha. Isipin mo lang kasi long na Tolentino. Diba, letter A lang. 1, A, A squared. Balitarin mo ito. A squared, A. Sino ang kapatid niya? Sila ay yung ating IB, IC. Okay? Yan yung matrix. Ngayon, yung isang matrix, kukopyahin mo lang ito. Yung lalagay mo dito, yung nasa dulo dito. So, ano ang ilalagay mo dito? Ang ilalagay mo dito, ito nasa gitna A squared. Ito ang nasa gitna A lang. Kasi ano ito? A squared. So, ito yung A squared. Ito yung A. Okay? So, tingnan natin kung tama yung nagawa mo. Tama ba? Is that correct? Okay, so yan yung tensor, yung matrix. Ano kung gagawin? Pakinig ha? Direct substitution na lang mamaya. So, yung IA1 mo, saan equal yun? Tingin, tingin. 1/3. Tapos, yung una times mo sa una. Ilan to? 1 times IA. Plus A. Tingin mo na, tingin. Times IB. Plus A squared. A squared times IC. IA2, 1/3. IA2, 1/3. So, 1 times IA. A squared times IB plus A times IC. IAO, 1/3. IA plus 1 times IB. Plus 1 times IC, IC. Huh? In a three-phase system, this is your three-phase system. Whether Y or Delta connected. Or let's say in a Y connected system. This is your IA.
neutral current. And what is your neutral current equal to? That is equal to IA plus IB plus IC. Right? So therefore now, your IAO, this is your IAO. Your IAO is equal to your one third. This is IN. And therefore, your IN is equal to 3 IAO. Oh, dito naman, kuhanin natin yung IA. 1. Eh, puro ito, 1 lang to. Di-copyin mo lang to. Diba? Ipag-plus mo lang. IA 1 plus IA 2 plus IA 4. Wala naman si IB. Si IB, A squared, A squared, IB 1 plus A times IA 2 plus 1 IA 2. Pagdating naman kay IC, IC, A, nakasunod ba? IA1 plus A squared, ano? IA2 plus 1, IA0. Ako ha? Kasi si IAO, eto, sino ba to? Eto si IBO eh. IBO, sino to? Si ICO. Kasi equal lang naman yung IAO, IBO, ICO. Tama? Sino ba ito? Sino ba ito? Siya si ano? IB1. Sino ito? IB2. Sino naman ito? IC1. Sino naman ito? IC2. O sige, balikan natin. Balikan, balikan. O sige. Sa B1 muna. Ano ba si B1? Tandaan nyo, pag nakita nyo yung I, pwede mong palitan ng B. Pwede kong palitan ng B ito lahat. Parehas lang yon, parehas lang yon. Walang pinag-iba yun, walang pinag-iba yun. Parehas lang yon, walang pinag-iba yun. Parehas lang yon, walang pinag-iba yun. Diba? Paulit-ulit para tumatak sa isip at sa puso. Diba? So, ganun yun. Kung papalitan ko ito ng I, lahat ng B, palitan ko ng I. So, therefore, yung IB1, tama ba ka? Tama, oo, di ba? Eto yun, di ba? Ayan, di ba? Papalitan ko lang yung B ng I. O, sino naman ito? BC1 o IC1. O, tama, di ba? Tama doon, di ba? O, sino naman ito? BB2. O, tama, di ba? Eto yun, o. O, A, o. Di ba? Pinalitan, palitan mo lang ng IUB. O, sino naman ito? O, A squared. O, eto yun. Nakuha mo ba? Nakuha, maliwanag. Okay? So, ganito na lang na even tayo. Tandaan nyo, pag may nakita kayo sa problem na nakita tayo sa problem na VA. Para nakita tayo sa problem na VA. Equal yan kay VA to neutral. No? Ito yung neutral, di ba? Diba ito? A, B, C. A, B, C. Ito yung neutral. Ha? Pag may nakita kang VB, ano yun? B, B, ano? B, B, M. So, pag may nakita kang B, C, ano yun? B, C, M, ano? Ha? Makuha ko ba? Makuha? Okay? So, yan. Given na, ha? Given na, ha? So, ano ang hinahanap dito? B1. Actually, BA1. I'm sorry. That should be BA1. So, gaya ang sinabi ko kanina, lahat ng I, kung voltage siya, palitan mo lang ng V. Walang problema doon. Walang problema doon. Okay? So, ano BA1 na? Substitute mo lang, no? Ano yun? Dito na lang na. Dito na tayo sa space. Use your calculator, ha? Okay, nahanap. BA1 yun. Ako yun. Sa B1, BA1. Tayo ko lang. Sige, one third. Ano formula natin plus? Ha? BA. Plus ano yan? A. B. Plus A squared. C. O, there substitution lang plus, ha? Okay, huwag malito, ha? Huwag malito.
yung 0 degree. Automatic na yan, ano? Eh, 0 degree. Ganun lang yan. Ano ang key natin? One again? 120 degrees. Isa din natin. Hello po, hello, hello mga ka-werpa. Partner, gusto ko silang makita. Hello, hello. Andiyan pa ba kayo? Andiyan pa? Opo, pasamantala kasi ganito guys, no? Mga ka-werpa, ganito, no? Kasi meron pa tayong second batch. Talagang sinadya namin, no? Pasensya na sa mga, ano ha, mga technical problem, mga flaws ba, ika nga, no? Mga medyo may mga konti tayong sablay, no? So, tiyagain lang po natin, no? Tiyagain lang. Tiyagaan lang po. Konting tiyaga. Konting tiis, ika nga, no? Okay. So, ito po, yung mga kaibigan ninyo, na mga inanyayahan ninyo, meron tayong 130 to 430 kung gusto nila ng certificate, no? Kasi po, kung sa Facebook lang po tayo, kasi minsan, 5 minutes lang titingin, 10 minutes, no? Hindi po pwede yun mabigyan ng e-certificate, no? Okay, so, please see to it na nakapag-attendance kayo sa Zoom group chat natin. So, yun lang po ang pagbabasihan namin para sa inyong attendance. Siguraduhin nyo po na nailagay nyo po yung inyong messenger account, no? Required po yung merong messenger account. No, ipapasok namin kayo sa ating group chat, no? Yung po ang purpose po ng group chat natin is for our announcement only, no? Malaman nyo kung ano yung mga requirements, yung mga ganito ganyan sa ating mga pre sample review o kaya yung mga free webinars natin, no? Kung ano man. So, ayun po, no? Pero kung may mga tanong kayo, PM nyo ako sa Marinize Powerhouse, no? Okay, so ako rin naman po yung sumasagot doon sa Marinize Powerhouse na messenger account po natin, no? Okay, so iano po nang namin itong aming mga ilang upcoming na webinars, no?